Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang sarili ko mismong karanasan noong kabataan ko. Marami na akong naririnig ng mga karanasan na nagpapatungkol sa iba't ibang elemento, kagaya ng multo, engkanto, aswang, diwende. Pero bihira lamang ang tungkol sa nilalang na ito, na siguro ay matatawag nating malapit sa mga engkanto pero nakakatakot na bersyon. Ito ay ang mga tinatawag na maligno. Taong 2007, kakatapos ko pa lamang ng high school noon nang maisipan kong umuwi saglit sa tita ko. Kaklose ko si tita dahil siya ang nagpalaki sa akin noong malayo pa ako kina mama at papa dahil sa malayo sila nagtatrabaho noon. Alam ko ang lugar nila dahil halos 4 na taon akong tumira doon hanggang sa kinuha na ako ng mga magulang ko. Kagaya ng tipikal na isang barangay sa probinsya, magkahalong sementado, kakahuyan ang mga kabahayan. May ilog, sapa, bukid, bundok, mga gubat sa paligid. Bukod pa sa tita ko ay kaklose ko din ang mga pinsan ko na itinuring kong kapatid. Maliban dun sa isa kong pinsan na noong umalis ako ay sanggol pa lamang kaya naman hindi ako kinamulatan. Dahil sa ilang taon din akong salungsod, naging excited akong muling ikutin, puntahan at bisitahin ang mga dati naming ginagalaan. Katulad na lamang sa bahay ng tita ko sa gitna ng bukid na merong mga palaisdaan at kuhaan ng mga prutas at tubo. Bukod pa dito, hindi din nawawala ang kwentuhan namin sa katatakutan. Mga tiktik sa gabi na matagal ko nang hindi naririnig. Mga kung sino na ang bantog ng mga aswang sa lugar. Kung sino na mga namatay mula nang mawala ako at kung sino ang mga bago na mga ganon. Mag-iisang linggo pa lamang akong naroroon nang maranasan ko ito. Nagsimula ito nang niyaya ako ng pinsan ko. Isang umaga, para baybayin namin ang pangpang ng ilog para puntahan ng isang tiyuhin namin. Hihingi kasi kami ng mga rekada sa mga lulutuin ng lola ko noong mga panahon na yon. Butong onyog, mga dahon noon na pangbalot ng suman, at kung ano-ano pa. Mula kasi nang pumanaw si Lolo ay doon na ito tumira sa taniman nila, at pati ang ibang gamit ni Lolo ay nasa tito ko na ito. Ang pinsan ko ay tawagin na lamang natin sa pangalang Mio. Halos kaidaran ko lamang ito. Dahil sa mga bata pa kami noon, paalala sa amin nila tita, wag na kaming maglalaro sa may ilog. Wag mag-iingay o magbato ng kung ano-ano. Wag ding hahampasin ng tubig lalo na sa mga parte na masukal at hindi naliliguan ng mga tao. Buong lakad ata namin, Sir Seth. Yun ang naging topic namin ng pinsan ko. Marami lamang siyang naikikwento na may mga nakatira nga kasi sa ilog na yon. At normal na yon para sa kanila. Hanggang sa mabanggit niya sa akin ang isang malaking puno ng mahogany na tambayan nga umano ng iba't ibang elemento. Narinig ko na ito pero bata pa kasi talaga ako noon. Nakapwesto ito sa isang bitak o maliit na kanal sa gilid ng ilog na napapasukan din ng tubig. Ang nakakamangha sa parte na ito, kung saan ito nakatayo ay may mga pagkakataon umano na parabang humihigop ito ng tubig tapos wala namang mapupuntahan yung tubig na yon. Kasi may dulo naman itong kanal o bitak na ito. Tapos yung bitak pa, kasya lamang ang tao kapag nagsiksik siya ng patagilid. Sa ibabaw nga noon ay yung puno ng mahogany
Yung tubig ay laging papasok pero hindi na balik sa labas. Mahirap ipaliwanag pero sana kahit papano, naiintindihan niyo. Makakarinig ka daw minsan ng mga nagtatawa ng maliliit na boses doon mula sa bitak hanggang sa taas ng mahogani na para bang may mga naglalaro pero hindi mo nakikita. Kung hapon naman o takip silim kapag minalas-malas ka, ay makakakita ka ng santelmong labas-masok sa bitak na yan. Paakyat sa puno na parang bolang tumatalbog, pero umaapoy. Marami na rin ditong inalay na pagkain. Sabi pa ng ibang manggagamot ay, isa ito sa mga lagusan papunta sa iba't ibang mundo ng mga elemento. Kaya hindi nakapagtataka na may mga pagkakataong makakakita ka ng mga manggagamot dito na dumadayo kapag sumasapit ang Semana Santa at may kung ano-anong ritual na ginagawa. Sa batang edad ko noon, syempre nakakapangilabot at nakakadala ng kuryosidad. Kaya naman ang sabihin ng pinsan ko na, ano, puntahan natin? Daanan lang natin mamaya. Hindi ako nagdalawang isip na umuo noon. Mabilis lamang kaming nagawi sa tiyuhin namin. Pagkatapos ay nag-iba na kami ng ruta. Umikot nga kami doon sa parte na yon. Sa malayo pa lang, kapansin-pansin na Sir Seth na ibang-iba talaga ang parte ng ilog na ito, kung saan merong kanal o biyak na parte. Dahil may maliit na kumunay kang makikita doon. Hindi naman yun yung tipong manghihigop ng tao, sir. Siguro mga maliliit na kahoy lamang pero, ayun nga, kakaiba yun. Kagaya ng pagpapaliwanag ng pinsan ko na ito, kahit na wala namang kabilang parte itong kanal na ito, at ilang metro lang naman ang haba ay makikita mong papasok ang tubig doon. Nakakamangha. Saan kaya pupunta yun, di ba? Unless, may butas sa dulo ng kanal na yon na siyang naghihigop sa tubig. Butas na hindi mo alam kung saan papunta. Dali-dali kaming umakyat sa pangpang noon. At sobrang namangha ako dahil kapansin-pansin kaagad ang mahogani na niyayakapan ng malalaking baging at mga balete. Hindi naman ito kataasan pero buhay na buhay ito. At totoo nga, yung biyak ng lupa na dinadaluyan ng tubig sa baba ay tumitigil sa ilalim nito. Wala kaming ginawang kakaiba. Marunong ding rumespeto basta ang ginawa lamang namin ay lumapit ng tahimik. Hinawakan ito. Pagkatapos ay umikot. Yun lang po talaga, Sir Seth. Tapos ay umalis na kami doon. Noong gabi ding yon, sumama na kaagad ang pakiramdam ni Mio. Mainit umano ang mga mata niya. Pagkatapos ay nanginginig na ito. Pinatulog na lamang din yon ng kanyang ina. Hindi naman naghinala at wala naman kaming isipin sa nangyari. Sabi na lamang ng kanyang ina, bukas na bukas umano. Pag hindi pa gumaling ang pinsan ko ay ipapahilot niya ito. At ang kinabukasan na yun, Sir Seth, ay ang simula din ng kakaibang nangyari sa akin. Pagkagising ko nung umaga na yon, normal naman. Maliban sa medyo masakit ang talampakan ko na para bang may tumutusok. Pagbangon ko, napansin ko na wala ang motor at wala si tita. Ni hindi ito nagpaalam. Pati ang ibang pinsan ko, wala. Naisip ko na baka dinalanan nito ang pinsan ko sa may hilot kaya naman nagbanyo lamang ako tapos ay sumilip kung ano ang agahan. Habang nakaupo lamang na tulala nun, nagulat ako nang biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Mio. Nakangiti ito at ang sabi sa akin, balik tayo sa mahogani.
Napabakit ako nun. At ang sabi niya sa akin ay may naiwan daw siya. Tinanong ko naman siya kung may sakit pa ba siya at ang sabi niya sa akin ay wala daw. Sinat lamang daw yon, ganun. Ako naman na gusto ding lumabas ay saglit na naghilamos at sinamahan na lamang si Mio. Dumaan kami sa mas malapit na parte. At totoo ngang mabilis kaming nakarating doon. Sa hindi ko malamang dahilan na. Pagkarating namin doon, sinabihan ako ni Mio na umakyat. Sabi ko naman, ha? Akala ko ba may naiwan ka lang? Hindi ko alam, Sir Seth, pero dito na nag-iba ang lahat. Kasi pagkalingon ko sa kanya, bigla na lamang siyang nawala sa tabi ko at naroroon na siya sa taas nun. Nainganyo naman ako sa hindi ko malamang dahilan na nalimutan ko ang nakakatakot na kwento tungkol sa punong yon. Kaya naman wala akong pagdadalawang isip na umakyat nun. Marahil may mga listeners na mapapaisip na kung totoo ba talaga itong lahat pero malalaman nyo rin ang ibig kong sabihin sa laman ng karanasan kong ito sa bandang huling parte ng kwento. Pagkarating ko sa tuktok ng punong yon, dito na ako nagulat dahil ibang iba na ang itsura ng baba nun. Kumbaga, yung setup ng normal na lugar ay ganun pa rin. Merong ilog sa tapat. May crack ang lupa na binabanggit namin pero parang sobrang taas at lula na ng punong yon. Mabilis ang agos ng tubig sa ilog na hindi namang nangyayari kapag maganda ang panahon. At merong mga bulaklak na sa paligid na madamo lamang dapat. Bulaklak na mapusyaw at hindi kaaya-aya ang kulay. Sabi ko kay Mio, bumaba na kami. Pero isang nakakatakot na boses ang narinig ko galing sa kanya. At ang sabi nito, hindi na tayo makakababa dito habang buhay ka nang nandito. Sabay tawa nito. Tiningnan ko siya pero hindi ko na makita si Mio. Kapag nalilingon ako, palipat-lipat siya sa gilid ng paningin ko. Sa takot ko ay hindi na ako nagdalawang isip na magpadaos-dos. Pero pagkarating ko sa baba, imbis na lupa o damuhan ang maapakan ko nun, nadiretso ako sa malakas na agos ng tubig sa ilog. Sobrang lalim nun na hindi gaya sa nakagawian. At maya-maya pa ay bigla na lamang akong nakahinga. Basa ang katawan ko. Pero nang makadilat ako, andun ulit ako sa tuktok ng puno ng mahogani na yon. Hindi ko maipaliwanag. Naisip ko baka nananaginip lamang ako kako. Kaya ang ginawa ko, Sir Seth, ay kinurot ko ang sarili ko at nakaramdam ako ng sakit nun. Napansin ko rin na meron akong galos at gasgas na hindi naman kalakihan sa tuhod at hita. Nadala lamang siguro ng pagdaos-dos doon sa kahoy na yon. Kahit papano, masakit yon. Muli kong narinig ang boses ni Mio at sa pagkakataon na yon, ay nakatayo na ito sa isang sanga na malayo sa akin. Nakangiti ito at ang mukha niya. Mula sa mukha ng pinsan ko ay bigla na lamang itong nag-iba. Kitang-kita ko at malinaw na malinaw sa akin ang unti-unting pamamalat ng mukha nito at ng katawan na para bang piniritong tusino. Puro laman ang natira nun. Mamasa-masa nakita kong dinidikitan pa ito ng mga dahon-dahon at sa tuwing didikit sa baging ng mga balete ay namamasa o naiiwan ang ibang parte pero tuwang-tuwa ito. Tila ba nang aasar at ang sabi ko ay hindi na kuno ako makakababa sa boses pa ng pinsan ko. Siyempre, mangyak-ngyak na ako nun. Kahit papano,
at hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gagawin. Sinubukan kong magdasal pero wala. Walang lumalabas na kahit anong salita ng Diyos sa bibig ko. Tinawanan pa ako ng nilalang na yun at ang sabi, hindi umano gagana sa lugar at sa puno niya ang pinagagagawa ko. Huwag na umano akong umasa na gagana ang mga ganong bagay. Ilang beses kong sinubukang bumaba pero walang nangyari. Bumabalik at bumabalik ako sa tuktok ng punong yon. Nang tanungin ko siya, Sir Seth, kung ano ang gusto niya o balak niyang gawin sa akin, malinaw na malinaw niyang sinagot na kapag hindi pa ako nakabalik o hindi ako kinuha, magiging isa ko sa tirahan niya. Magiging isa ko sa mga ugat ng punong ito na magsisilbing pataba at magsisilbing magbibigay ng kung anong sustansya at dahon sa sarili niyang tahanan. Muli kong tiningnan ang nilalang na ito. Tuluyan nang naaagnas ang itsura niya. Wala na siyang ilong, tenga, tanging butas lamang ng mga ilong, mata at bibig ang meron. Yung buhok niya, manipis na lamang. At dumidikit pa sa malatusino niyang balat. Hindi ko talaga siya maihahambing sa iba, maliban sa tusino. Hindi ko na alam kung ano ang iniisip ko noon. Basta paulit-ulit lamang akong bumababa. Paulit-ulit man akong umaakyat at umiiyak pero hindi ako tumigil. Sabi ko, bababa ako ng bababa hanggang sa may makakita sa akin at mabibigyan ako ng tulong noon. Hindi ko alam kung nakailang baba at balik lamang ako sa punong yon. At hindi ko maintindihan kung bakit ako bumabalik. Hanggang sa muli kong pagbalik sa taas ng puno, kaharap ko na ang nilalang na ito. Hindi ko makita ang emosyon sa mukha niya pero matingnan ko lamang siya ay hindi na kaaya-aya. Naninindig na ang mga balahibo ko. Magpasa hanggang ngayon, kapag naaalala ko yung malatusino niyang itsura, nako, kinikilabutan ako. Ang buong akala ko noon, wala na, Sir Seth. Wala na akong makikitang paraan para makauwi o magising sa masamang panaginip na yon. Hanggang sa meron akong narinig mula sa baba. Ronnie! Ronnie! Bumaba ka na. Hinahanap ka na ng tita mo. Pagkatingin ko sa baba, merong bata. Hindi ko kilala, hindi pamilyar pero may kakaiba din sa batang yon. Kung titingnan, para siyang nasa 5 taong gulang pero yung ulo, mata, bibig, malalaki. Yung ilong maliit at kung makatayo, umasta at magsalita, matanda na. Narinig kong sumagot ang nilalang na kasama ko sa puno at ang sabi nito, sino ka? Paano ka nakarating dito? Hindi mo siya mapapababa. Ang huling narinig ko sa batang yon ay ganito. Wala pa ang puno na ito. Buhay na ako. Kaya huwag mo akong diktahan. Sabay senya sa akin na bumaba na. Pagkababa ko, dito na ako nakaramdam ng pag-apak ng mga paa ko sa lupa. Naririnig kong nagwawala ang nilalang sa taas ng punong yon. Narinig ko ang bulong ng bata na sinabing, hindi yan makakababa sa lupa hanggat nandito ako. Pagkasabing pagkasabi niyang gumising ako, dun ko na naramdaman ang sakit sa paa ko, sa mga daliri ko sa paa. Pagkadilat ko, nakita ko na silang lahat, Sir Seth. Mga pinsan ko, si tita, at ang isang lalaki na matanda na hawak-hawak ang paa ko noon. Iniipit nito ang balahibo ng manok sa pagitan ng daliri ko. Ngumiti ito,
At ang sabi niya, nagising ka na pala. Manggagamot pala yung matandang yun, Sir Seth. Sabi ko pa noon, ano ang nangyari? Nananaginip lamang ba ako? Pero ayon sa kanya, hindi umano ako nananaginip. Mahirap ipaliwanag pero totoo umano ang naranasan ko. Kung gusto ko ng ebidensya, ay itinuro niya ang damit kong basang-basa noon. Ang mga galos at sugat ko, lahat ng iyon, totoo. Pero sa ibang katauhan ko umano, at hindi sa katawang lupa ko. Ay naman kinatita, totoo ngang umalis sila ni Mio para dalhin ito sa manggagamot, sir. Pero habang ginagamot umano ang pinsan ko na ito, napagtanto ng manggagamot na nabati lamang ito at ginagaya ang pagkatao niya. Nang nilalang na kong tawagin nga, maligno, na nakatira doon sa puno ng mahogani. At nang tawasin, imbis na ang tungkol sa pinsan ko ang lumabas, ako ang nakita ng albularyong yon. Kaya naman dali-dali umano itong sumama kila tita at nadatnan ako sa higaan na parang sinasapian. Basang-basa na ang katring hinihigaan ko ng tubig ilog nun. May mga sugat na rin ako. Iba-iba ang naniniraan sa punong yon. At totoong daanan ito lagusan. Kaya naman ang ginawa ng albularyo na ito ay pinarusahan niya ang batang maligno. Pinilayan niya umano ang tirahan nito para matuto. Hindi ko alam kung may koneksyon ito doon pero ayon sa tita ko, nung muli nilang daanan ang puno ay may bakle ang isa sa pinakamalaking sanga nito. Bagamat, magpasa hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ito. Pero patagilid na dahil palapad na ng palapad ang ilog sa amin na dala ng landslide. Sa mga magtatanong naman patungkol sa batang nakapagpababa sa akin sa puno, hindi ito pinangalanan ng manggagamot pero ayon kay tita, gabay umano yun ng manggagamot. Sinasabing yun ang panganay niyang kapatid na sana ay magmamana ng kakayahan ng kanyang ama sa panggagamot. Dahil sa bata pa lamang ito ay bukas na ang sixth sense at nakikipag-usap sa mga namayapang kamag-anak nila. Pero sa kasawiang palad ay nagka-impeksyon nito at napuno ng tubig ang ulo o utak na siyang dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. Pero magmula ng mamatay umano ito, ay nagsimula na itong magpakita doon sa manggagamot na yon. Na siya namang nagsilbing gamay niya sa lahat ng panggagamot nito. Mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tres. Alam ko pong sa advance ng mga panahon ngayon ay imposible ng paniwalaan ang mga kwentong kababalagan. Isipin ng iba, sa bawat nakikita nating kakaibang bagay ay may siyentipiko na itong rason na alam kong kulang pa din sa paliwanag. Isa po ako sa mga millennial na biniyayaan ng third eye. Hindi ko alam kung malas o swerte ba ito sa buhay ko. Kung minsan kasi ay nagagamit ko ito sa mabubuting bagay. May mga panahon namang nagbibigay ito ng takot sa akin at bangungot na nagpapahirap sa aking dalawin ng antok sa gabi. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa mga misteryosong nilalang na itinuturing nating mga elemento. Sila ay mga lolid, dalakitnon, at mga batibat. Nakakatakot ang mga nilalang na ito na hindi ko alam na meron din pala sa ating mundo. Nakakatakot, delikado at hindi dapat pinagtatawanan. Taong 2006,
nang lumipat kami ng aking mami sa isang subdivision sa may Tierra Alta. Bago pa lamang ang subdivision na iyon, kaya kakaunti pa lamang ang nakatira. Palay pabukid na po siya. Tapos malapit lang din naman sa siyudad kung gugustoy naming lumuwas. Kakapunta lamang noon ni Daddy sa abroad kaya dadalawa lang kami ni Mama sa bahay. Ang hirap kasi kapag hindi nakabukod sa parents, Sir Seth. Kahit sabihin pa natin mga lola ko lang naman sila. Nakikita ko kung gaano kasakal si Mami sa trabaho sa bahay at sa iba pang bagay. So is John ni Daddy. Bubukod na kami. Total ay malaki naman na ako saka may ipon naman sila sa bangko. Naging excited tuloy kami ni Mami sa paglilipat na hindi na namin pinansin ang pagiging tahimik ng lugar na balak naming tirhan. May ilan pang madadawang nakakahuyan pero namamanage naman ito ng maayos ng homeowners president. Sinisigurado niyang gwardyado sa loob at labas ng subdivision kung saan kami nakatira noon. Akala ko, magiging masaya ang pagtira namin sa aming bagong bahay. Solong-solo ko ito dahil bukod sa wala sa bahay si Daddy, meron namang trabaho si Mami. Hindi naman siya literal na empleyado, kundi may-ari mismo ng isang bake shop sa Dumaguete City. Kaya sa gabi na lamang kami nakikita at kung minsan, late night na kung may mga special na holidays na kailangan nila magluto ng marami-raming orders. Hindi sa nagmamayabang, marami din naman pong tumatangkilik sa mga luto ni na Mami kaya pati ako ay naingganyong magpunta doon tuwing wala akong pasok para tumulong sa mga staff. At syempre, para kumain na rin. Dahil dito, marami akong nakilalang mga customer na pabalik-balik sa aming store para bumili. Isa sa kanila ay tawagin na lamang natin sa pangalang Chelsea. Kaedad ko lamang si Chelsea, Sir Seth. Pero hindi kami magka-schoolmates. Nagkakakilala lamang kami dahil namataan niya akong papasok sa bagong subdivision. Nang minsang idrop niya rin umano ang kanyang kaklase na doon nakatira. Hindi niya inaasahan na makikita ako ulit bilang may-ari ng bake shop na paborito niya. Anya ay marami siyang naririnig na kwento tungkol sa lugar na kinatitirikan ng buong subdivision na yon. May mga pangyayaring kababalagan at mahiwaga. Kaya ako namang si Marites ay naghahanap ng paraan para makapakinig, Sir Seth. Hindi ko na sana papansinin na mga yon pero simula nang marinig ko ang kwento tungkol sa park at ng clubhouse, maging sa malaking garden sa bahay namin ay tila nagbago na ang pananaw ko. Totoo ang mga elemento. Noon, komportable ako mag-isa kahit balot ng katahimikan ng aming bahay. Wala akong nararamdamang takot kasi nga normal at nasasanay na akong mag-isa. Ikinagulat ko lang ng husto nang minsang manood ako ng telebisyon sa loob ng salas, ay nainapansin akong bulto ng isang hindi tiyak na nilalang Sir Seth. Kulay puti ito, gumugulong at tila kawangis ng baboy. Maliit lamang ito na parang bagong anak pa lang. Tapos parang sanggol kong umiyak. Dahil sa na-curious ako, naisip kong tumayo para tingnan kung ano nga ba ang nilalang na yan. Halos malibot ko na ang lahat ng sulok sa bahay namin pati na sa labas ng gate pero wala naman akong nakitang kung anong bagay doon. Para bang basta na lamang silang nawala na labis kong ipinagtaka. Magmula noon, kung ano-ano na lamang ang mga bagay na nakikita ko sa lahat ng sulok ng aming bahay. Ikatlong buwan namin sa bago naming tahanan nang dumating si Ate Ellie, ang aming katulong. Bisaya si Ate Ellie at medyo maingay na kung ano-ano na lang ang mga naikikwento sa akin. Sabi ni Mami, hayaan ko na raw para magkaroon ako ng kausap sa bahay. Nag-aalala kasi umano siya pag nag-iisa ako.
Abala siyang masyado sa trabaho at hindi niya maiwasang panindigan ng balahibo sa mga kwentong sinasabi ko sa kanya. Anya, anuman ang makita at marinig ko na sa tingin ko ay imposibleng magkatotoo, kalimutan ko na umano. Hindi naman sa iniitsapwera niya ang mga bagay na ito pero kahit naniniwala siya, ay ayaw niyang magpadala ako sa kung anuman ang nakikita ko. Bata pa lamang ako ay nakitaan niya na ako ng senyales na nakakakita ng kung ano-ano mga bagay na hindi nakikita ng normal na mga mata ng isang tao. Sabi ni Mami, may ikatlong mata raw ako. Natatakot nga siya noong nasa 3 taon pa lamang ako. Madalas umano akong naglalarong mag-isa at para bang may kausap nun. Sa totoo lang, kinatatakutan nila ito ng husto kaya gumawa sila ng paraan para maipasara ito. Lumapit sina Mami at Daddy sa isang babaylan para humingi ng tulong. Desidido na silang ipasara ang aking pambihirang kakayan sa takot na ito ang maging dahilan para kunin ako ng mga engkanto. Nagtagumpay naman umano ang babaylan sa pagsasara ng aking third eye pero huwag umano kaming papakampante at may panahon talaga na babalik ang mga ito dahil pansamantala lamang ang pagkakasara nun. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa sa mga kakaibang kakayahang meron ako. Dati, pinapangarap kong magkaroon ng third eye pero ngayong meron na talaga akong kakayahang makakita ng imposibleng mga bagay. Natatakot na ako. Muli ay naranasan kong magpag-isa sa bahay. Nagkataong nagpunta si Ate Ellie sa palengke kaya ako lamang ang mag-isa nun. Ayos lang naman sa akin dahil nasanay na ako mag-isa. Nasa kwarto lamang ako noon nang makarinig ng kalabog mula sa ibaba ng aming bahay. Dumungaw ako sa bintana at nakita ang dalawang lalaking sobrang gwapo na naglalaro ng bola sa tabi ng isang swimming pool. Ilang beses kong ikinusot ang aking mga mata. Hindi ako pwedeng magkamali. May swimming pool sa loob ng aming bakuran. Tarantang tumakbo ako pababa ng hagdan para siyasatin ng malapitan kung talaga bang totoo ang aking nakikita nun. Imposible namang litrato lamang yun gayong may dalawa pang lalaking naglalaro doon. Sino sila at ano ang ginagawa nila sa loob ng bakuran namin? Kabadong nagdala ako ng telepono para ihanda ang pagsusumbong ko sa mga pulis. Hindi ako pwedeng matakot dahil alam kong nasa tama naman ang katwiran ko. Pabalya kong binuksan ang pintuan para diretsyong singhalan ang dalawang lalaki para lang magulat. Wala na sa labas ang swimming pool na aking nakita, Sir Seth. Maging ang dalawang lalaking yon. Wala na doon. Bigla ang paggapang ng kilabot sa aking buong katawan nang makita ang medyo may katandaan ng puno ng mangga sa gate namin. Dalawang puno yun na magkatapat at parang arko na i-entrada sa ibang lugar. Ayoko mang isipin pero para bang papunta ang entradang yun sa ibang lugar na siguradong mas maglalahad pa ng detalyadong impormasyon tungkol sa aking mga nakikita. Dahil dito, naisip kong ang mga engkanto ay nakikita ko ng basta-basta. Para bang kagaya nila ay may mahiwaga din sa aking mga mata. Dahil ang kaninang tahimik at walang ingay na bakuran ay biglang naging matao, maingay at maraming establishmento. Ilang beses kong kinurap ang aking mga mata pero lumalabo lamang ang paningin ko. Kaya naman gumawa ako ng paraan para mawala sa aking paningin ang mga kababalagang nakikita ko. Muli,
Bumalik sa dati ang aura ng paligid pero kinikilabutan ako. Ang dalawang magkatabing puno ng mangga kasi ang bumungad sa akin man. Hindi ko maintindihan kung bakit nitong mga nakaraang araw ay nakikita ko ang mga bagay na yon. Pakiramdam ko ay sobrang imposibleng mangyari na habang nasa bahay ako at nag-iisa, ay kung ano-ano na lamang ang nakikita ko. Muli, lumabas ako ng bahay at naglakad-lakad sa bakuran. Nabagkan ako nang may mapansin ako sa hindi kalayuan. Ito ang mga nilalang na kulay puti at kay liliit na pagulong-gulong sa lupa. Nilapitan ko sila para sa tatingnan pero gayon na lang ang nadarama kong gulat. Sinubukan ko kasing harangan ng isa sa maliit na baboy pero wala itong mga paa. Nagulat at nagalit lamang ito sa akin. Nagawang lumundag ng nilalang papunta sa binti ko saka mariin itong kinagat Sir Seth. Napasigaw ako sa labis na sakit. Para kasing pinupunit ang aking balat dahil sa ginawa ng nilalang na iyon. Kagad akong nakasalampak sa lupa nang mawalan ng lakas ang aking mga paa. Gustuin ko mang habulin ang mga nilalang na iyon. Hindi ko na magawa. Sa ganoong tagpo ako naabutan ni Ate Ellie. Gulat na gulat siya nang makita ang pamamaga ng aking binti kaya inaalalayan niya ako papasok sa bahay. Habang pilit kong inihahakbang ang aking mga paa, napapahiyaw ako sa pinaghalong sakit at manhid. Para bang mas lalo siyang bumibigyat kaya nagpatawag pa ng kapitbahay si Ate Ellie para buhatin ako sa loob. Dito ko nakilala si Josh, ang nakatira sa tapat ng bahay namin Sir Seth. Kaidaran ko lamang siya at anya, miminsan lang siyang lumabas ng bahay. Nagkataong naririnig niya ang komosyon sa aming bakuran kaya siya lumabas para usisain kung ano ang meron. Matapos niya akong maihatid sa sala, sinuri niya ang binti ko at nagulat. Kagagawan daw ng mga nilalang na tinatawag na lolid ang nangyari sa mga paa ko. Ang mga nasabing nilalang ay mga alaga o mano ng mga engkanto. Ibig sabihin, kapag lumalabas ang mga ganitong nilalang, ay nasa malapit lamang ang tirahan ng mga engkantong yon. Natakot ako at napasapo sa dibdib ko. Ang nakikita kong puno ng mangga, ang maaaring salarin sa lahat ng aking nakikita. Itinuro ko ang puno kay Josh kaya ang sabi ni Ate Ellie, baka kailangan itong putulin. Biglang sumenya si Josh at sinabing, huwag kaming maingay. Madali raw gawin ang pagputol ng kahoy pero mahirap ang may mga nakatira sa punong yon. Mahinang sinabi sa akin ni Josh na may nakasilip sa amin at pinakikinggan ang aming pinag-uusapan. Natakot ako doon. Para kasing hindi ko gusto ang mangyayari kung sakali mang maggalit ang mga nilalang na ito. Sa dati naming tinitirahan ay may isang babaeng kinuha di umano ng engkanto. Nakipagnobyo ang babae sa misteryosong lalaki pero nang malaman niya kung ano ang tunay na katauhan nito, nagulat siya. Isa palang engkanto ang nasabing lalaking yon. Hintakot na hiniwalayan niya ito na ikinayuko ng engkanto pero kinagabihan. Dinukot siya ng mga kasama nito at sa pilitang isinakay sa karwahe para dalhin sa mundo nila. Sinabi ko kay Ate Ellie noon na dapat yata ay magpatawag kami ng albularyo. Mabuti na lamang ay may kakilala si Josh at yun ang lolo niya mismo. Pinatuloy namin si Lolo Rading sa bahay at paikot-ikot na pinagmamasdan niya ang aming bakuran noon. Nauna pa raw sa amin ang engkantong nakatira sa puno kaya mahihirapan kaming paalisin ito. Maliban na lamang kung magpaalam kami ng maayos sa mga ito.
Sinuri niya ang aking paa. Mabuti na lamang daw at hindi ako napuruhan ng mga lolid. Isang pambihirang klase kasi ang mga nasabing nilalang. Sila ay inalagaan para bumangis at lumumpo sa kahit na sinong humaharang sa kanilang dinadaanan. Ngayon lang napagtanto ni Lolo Rading kung sino ang salarin sa iilang beses na pagkakalumpo ng mga batang nakakapamasyal sa aming bakuran noong wala pang nakatira doon. Kagagawan pala ito ng mga lolid na yon. Ginamot niya ang aking mga paa. Nakaagad namang nagkaroon ng katiwasayan. Mabuti na lamang at medyo maayos ng pakiramdam ko noon. Ang kaninang pamamanhid ay naglaho at napalitan na lamang ng ngalay na kaya ko namang nang tiisin. Buong akala ko talaga, malulumpo na ako. Mabuti na lang at narinig kami ni Josh at tinulungan ng Lolo Rading ito, Sir Seth. Kaagad na nagsagawa ng pagtatawa si Lolo Rading gamit ang kaunting abo at mga bagay na gamit niya sa pag-usal ng isang ritual. Naglakad-lakad kami sa paligid ng aming bakuran. Bawat daraanan naming lupa ay nilalagyan niya ng abo at naghihintay ng sandali noon. Gayon na lang ang gulat ko nang makitang dahan-dahang bumabakat ang mga bakas ng paa na nagmula sa iba't ibang sukat. Malalaki, maliliit, hindi mga buong paa. Hintakot na napakapit ako kay Ate Ellie sa takot na makagat ulit ako ng mga lolid, pero ang sabi ni Lolo Rading ay hindi umano ako dapat mabahala. Anya, kailangan lamang daw naming maghanda ng kulay puting manok at ilang prutas. Huwag na huwag daw kaming basta na lamang lalakad sa parting yon hanggat hindi pa naaalalayan ng manok ang palibot ng puno. Hindi niya raw kasi maintindihan kung bakit naging malikot ang mga naninirahan sa aming bakuran. At nagkalat yata sa labas kaya kailangan silang ingatan at huwag masagi noon. Ginabi na sina Lolo Rading sa bahay hanggang sa maabutan sila ni Mami. Ipinakilala ko na lamang sila at ikinuwento ang nangyari sa akin noon. Nagpaalam na rin kaagad si Lolo Rading pati na si Josh at nangakong babalik sa Makalawa para kausapin ulit ang nakatira sa aming bakuran. Hindi ko alam na may sarili palang plano si Mami. Tinawagan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na may chainsaw at nagdesisyong ipaputol ang kahoy na yon. Gulat na gulat ako nung kinabukasan. Nasa higaan pa lamang ako ay naririnig ko na ang malakas na hiyawan. Bumangon ako at papungas-pungas na tinungo ang bintana. At gayon na lamang ang pagkasinda ko nang makita ang isang malaking bahay sa bakuran na pinuputol ng isang nakasombrerong lalaki. Gamit lamang ang chainsaw noon. Kitang-kita ko ang pagkakasira ng bahay na kalaunan ay nagiging malaking puno ng mangga. Kinilabutan ako at kinabahan. Hindi tama ang ginawa nilang pangunguna sa pagputol ng puno ng mangga dahil kailangan pa itong dasalan ni Lolo Rading. Umiyak ako sa takot na baka kami ang mapagbuntunan ng galit ng mga engkanto. Hindi ko alam na noong araw din pa lang yon ay ipapaputol ni Mami ang malaking puno na ito. Dali-dali akong tumakbo pababa ng bahay. Tumahimik na lamang bigla ang nag-chainsaw ng malaking puno ng mangga na yon. Bigla raw kasing sumama ang pakiramdam nito. Pagkatapos na maputol ang isa sa mga kahoy kaya itinigil na muna ang pagputol nun. Nagpaalam na lamang muna ito na babalik sa ibang araw. Nang wala ng mga tao sa bahay, sinabi ko kay Mami na hindi niya dapat minadali ang pagputol nun. May mga bagay pa na kailangan gawin si Lolo Rading para walang masaktan sa mga taong nasa paligid ng aming tinitirahan. Hindi siya nakapagsalita kasi nga
natapos na ang ginawa ng tauhan niya. Basta ang natatandaan ko lang, bumalik ang asawa ng lalaking pumutol ng punong yon. Umiiyak na sinabi niyang malubha umano ang kalagayan ng kanyang mister. Nakiosyoso ako at tinanong siya kung ano ang nangyari. Ang sabi ni Aling Marta, asawa ni Mang Renan na siyang pumutol sa puno ng mangga. Ilang gabi na raw ginagambala ng mga galit na nilalang ang kanyang mister. Ilang beses na itong bumabangon sa gabi at humihingi ng tulong dahil hirap siya sa pagtulog at halos hindi na makausap sa labis na pagkatakot. Sa tuwing kumakalma naman si Mang Renan, ay nagsusumbong ito sa kanyang asawa na binabangungot nga raw ito ng gising. Ang kanyang panaginip ay tungkol sa isang malaking bahay na sinira niya umano. Ilang beses na nagpabalik-balik sa kanyang panaginip ang mga taong nagsasabing kukunin umano ang kanilang anak dahil sa labis nilang pagiging makasarili. Hindi kami nakapagsalita ni na mami, ako at si Ate Ellie. Alam kong naniningil na ang mga nilalang na nakatira sa malaking puno ng mangga, kaya hindi siya pinatutulog. Wala akong magawa kundi ang umiyak at manginig sa takot, lalo na nang makita ko ang naninising mukha ni Lolo Rading nang makita niya ang sinapit ng punong manggang yon. Humingi ako ng tawad sa harapan ng puno ng mangga. Isang malaking pagkakamali ang hindi tamang desisyon ng aking ina na ipaputol ang punong yon. Makalipas ang ilang araw, nalaman ko na lamang, Sir Seth, na pumanaw si Mang Renan. Gayun na lang ang pagtangis ni Aling Marta. Sabi niya, mukhang kinuha na raw ng mga engkanto ang kanyang asawa bilang kapalit sa pagputol ng tahanan ng mga ito. Ikasyam na araw ng kanyang kamatayan, tahimik akong nagbabasa ng pocketbook sa aking kwarto. Wala si Mami dahil nagpunta siya sa aming bake shop. Si Ate Ellie naman ay nagpaalam at nagtungo sa kanilang tahanan sa probinsya para maghatid ng konsumo sa kanyang mga magulang. Mag-isa lamang ako noon kasi oras pa ni Josh sa eskwela kaya hindi niya ako madalaw sa bahay. Si Lolo Rading naman, nagkukulong sa kanilang kwarto at gumagawa ng kung ano-ano mga ritual. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman habang naririnig ang isang mahinang sitsit mula sa labas. Tumayo ako at dumungaw. Napatda ako nang makita ang kaluluwa ni Mang Renan. Nakalutang sa kung saan dating nakatayo ang dalawang malalaking puno ng mangga, na ngayon ay ugat na lamang ang natitira. Sinagihalan ako ng takot noon nang makitang nanlilisik ang mga mata nito. Dinuro ako at walang ano-ano ay bigla na lamang itong nawala. Hindi ako nakahinga sa sobrang pagkabalisa hanggang sa basta na lamang akong hinimatay. Nang muli ako magising ay nagulat ako nang bumungad sa akin ng napakaraming tao. Nakadungaw sa akin ang iba't ibang klase ng elemento. Multo, engkanto, kung ano-ano pang mga nilalang. Bumangon ako nang makitang naghihilan sila sa aking braso. Nararamdaman ko ang sakit pero hindi ako makapagsalita noon. Naririnig ko ang kanilang mga boses na tila ba pinag-aawayan kung kanino ako dapat sumama. Pakiramdam ko, mapupunit ang katawan ko noon. Nagmakaawa ako, pero para bang hindi nila ako naririnig. May mga dugo ang sundalo, mga nanlilisik ang mga matang madre at kung sino-sino pang kaluluwa na hindi ko alam kung ano ba ang kailangan sa akin noon. Dahil sa labis na takot,
Ubod lakas akong sumigaw, Sir Seth. Pakiramdam ko ay mamamatay ako sa labis na takot. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang mga nakikita ko noong mga panahon na yon. Naramdaman ko ang pagyugyog ng kung sino sa aking balikat na siyang dahilan ng bigla kong pagkagising. Hinihingal na dumilat ang aking mga mata at hintakot na bumalikwas ng bangon. Pakiramdam ko, humiwalay sa katawan ko ang aking kaluluwa. Sa dami ng aking pinagdaanan na ngayong araw, hindi ko na alam kung alin nga ba ang totoo sa aking mga nakikita. Si Mami palang gumising sa akin. Nag-aalala ang kanyang mukha na tinitigan ako. Akala niya binabangungot ako noon. Hindi ako nagsalita at kaagad na huminga ng malalim. Sinabi ko sa kanya na marami akong nakikita mga bagay na hindi nakikita ng isang normal na tao. Sobrang takot na takot ako sa lahat ng aking nasasaksihan. Kaya naman umiiyak ako na sinabi ko kay Mami na sana tumigil na mga yon. Kahit medyo nagtatampo si Mami sa ginawang panininghal sa kanya ni Lolo Rading noong nakaraan, ay wala siyang nagawa kundi lapitan ito at hinga ng tulong, Sir Seth. Wala naman kaming ibang kilalang pwedeng makakatulong sa akin kundi siya lang eh. Alam niya kung paano isara ang aking third eye kaya kahit magbayad pa kami, ayos lang. Basta ang mahalaga, mawala na ang mga nakakatakot na bagay na nasasaksihan ko noong mga panahon na yon. Ayaw na ayaw kong maranasan ang sinasabi ni Mami na maging siya na dati din ay may third eye na himalang nawala matapos niya akong maipanganak. Kinausap ni Mami si Lolo Rading para ipasara ang third eye ko. Hindi ko alam kung magagawa nga ba talaga naming isarad ito pero umaasa akong matitigil na ang lahat ng kababalagang nakikita ko noon. Hindi ko kayang matakot buong buhay ko. Gusto ko ng katahimikan kagaya ng dati. Lalo na't gabi-gabi na lamang akong ginagambala ng iba't ibang elemento. Multo at engkanto na walang ibang ginawa kundi takutin ako. Isinagawa kaagad ni Lolo Rading ang orasyon. Napagtanto ko na isa din pala siyang antingero at kaya niyang patigilin ang anumang nilalang na gumagambala sa amin sa tulong ng suot niyang anting-anting na ang tawag ay Agsam. Isa itong uri ng baging na tanging sa kagubatan lamang ng Mindanao matatagpuan. Ginagawa niya itong bracelet para maging panangga sa lahat ng masasamang espiritu o kahit na anong pang elemento sa paligid. Kaya nitong ipagtanggol ang sino mang may suot na tao laban sa mga nilalang na may balak na masama at naghahangad na makapanakit. Ang sabi pa sa akin ni Lolo Rading, bibigyan niya ako ng ganoon, oras na maisara na niya ang aking ikatlong mga mata. Dito kasi nagsimula ang lahat ng kababalaghang nangyayari sa buhay ko. Mula sa pagkakakagat sa akin ng mga lolid, ang mga dalakit nun o yung mga engkanto na nakatira sa malaking puno ng mangga, mga multo at kung ano-ano pang hindi nakikita ng normal na mga mata. Umaasa akong babalik sa normal ang lahat kapag naisara na ito. Salamat kay Josh na kahit ayaw sana ni Lolo Rading na gawin ang pakiusap namin ni Mami, napapayag niya ito. Ayon kay Josh, nakakabaliw raw ang merong third eye. Kung ano-ano na lamang kasi ang nakikita ng mga taglay nito. Si Josh man, dating merong ganun pero ipinasaran niya ito nang malungkot siya dahil binansagan siyang weirdo sa kanilang eskwelahan. Inihanda ko ang aking sarili nang dumating ang araw ng pagsasara. Nakapalibot sa akin ang isang bilugang simbolo na gawa sa abunon. Sa hindi kalayuan, naaamoy ko ang insenso na sadyang ipinausok ni Lolo Rading para maging mas epektibo ang gagawin niyang orasyon. Kabado ako
habang pinagmamasdan ko si Mami sa harapan ko pero medyo distansya lamang sa akin noon. May hawak siyang rosaryo na ginagawa niyang gabayan sa pagdarasal. Nagsimula sa orasyon si Lolo Rating. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sinadya kong ipokus ang aking sarili sa kung ano man ang puwersang nasa paligid. Dahil dito, nakaririnig ako ng iba't ibang ingay, Sir Seth. Dali-dali akong nagulat at nabagan nang imbis na maisara ang aking third eye, ay may napakaraming bagay akong nakita sa aking paligid. Nagkalat ang iba't ibang mga nilalang, palutang-lutang sa hangin at walang mga paa. May iilang lolid na gumagapang sa sahig at nginangat-ngat ang isang engkantong may tabinging ilong at nangangamoy masangsang. Samantalang ang bintana naman sa labas ay napuno ng mga naninilip na sa tingin ko ay mga engkanto. Sindak na sindak ako sa lahat ng aking mga nakita. Hindi ko alam kung paano nga ba ang tamang reaksyon para layuan ako ng mga ito. Dahil sa pagiging desperada ko, ay windang akong nagsisisigaw at nagwala nun. Hanggang sa manlupaypay ako sa labis na takot. Itinaboy ko ang lahat ng nilalang na nakikita ko hanggang sa tuluyan akong mapagod at nawala ng malay. Nang muli akong magising, bumungad sa paningin ko ang naaawang mukha ni Mami Sir Seth. Inalalayan niya ako sa pagbangon at mahigpit na niyakap. Anya, akala niya ay may mangyayari na raw na masama sa akin habang isinasagawa ni Lolo Rading ang orasyon. Ipinaalam niya kay Daddy ang nangyari kaya nagkukumahog naman ngayon ang aking ama sa pag-uwi. Ayon kay Mami, sinaniban umano ako. Nagwala ako at nagsisisigaw, kaya hindi nila ako maawat. Sinabunutan ko raw si Ate Ellie na kaagad kong itinanggi. Wala akong maalalang sinaktan at natatakot lang naman ako sa lahat ng aking nakikita noon. Umiling si Mami at sinabing, nasa ospital si Ate Ellie at wala naman akong dapat ipag-alala. Hindi ko naman daw ito napuruhan at konting galas lang naman ang kanyang natamo. Nakonsensya ako dahil wala akong alam sa lahat ng pinaggagawa ko, Sir Seth. Hindi ko alam na nakapanakit na pala ako ng tao nun. Gayunpaman, naging masaya din ako kahit papano. Kasi wala na akong napapansin kahit na anong bagay mula nang maipasara ko ang third eye ko. Wala na akong nakikitang nakakatakot na bagay. At dasal ko lang, sana ay huwag na itong bumalik sa akin. Kahit sabihin pa ng iba na isang blessing umano ang magkaroon ng ganito. Sa ngayon, nagtatrabaho na ako sa aming bake shop. Masasabi kong medyo maayos ng buhay ko. Siyempre, hindi po ako mahihiyang sabihin na may relasyon kami ni Josh. Na dati ay tinutulungan lang akong lutasin ang problemang kababalagan na aming nararanasan. Maraming salamat po sa pakikinig at more power sa channel mo, Sir Seth. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jared. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon, sabihin ko mang ayaw kong paniwalaan pero ang dami kasing saksi at isa na ako doon. 15 taon na ang nakalipas. Naging sideline ko ang magtrabaho sa mga construction na yan para na rin may pantustos ako sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Sa hirap ng buhay noon, inuna kong pag-aralan muna yung mga summer courses para makapasok naman ako sa mga construction na gawa ng mga hindi kalakiang trabahador. Kumbaga, may ganun naman na foreman, di ba? O contractor na wala talagang opisina o kumpanya.
Napapasama ako sa mga ganon. Isang partikular na proyekto noon ay napasama ako na alukin na magtrabaho sa isang home improvement ng isang bahay sa isang isla na malapit sa Batangas. Dagli-dagli naman akong sumama sa kadahilan ng naroroon ng iba naming kamag-anak at tumama naman din sa bakasyon namin yon. Kung sakali mang sobra sa bakasyon namin ang tagal ng pagkokonstruksyon, edi uuwi na lamang ako, diba? Ang mga tao noon na galing sa lungsod, ako, tsaka yung dalawa ko pang kasama na si Ruel at June, at ang kontraktor namin na si Pael. Lahat yon, hindi nila tunay na pangalan. Si Ruel ang madalas kong kasama, at itong kontraktor na ito, / foreman na si Pael, ito ang unang beses na kasama ko ito. At ayon dito kay Ruel at June, may pagkamayabang umano si Sir. Mataas yung ihi kumbaga. Boss-bossan sa mga hindi kakilala at nagmamagaling. Bali ako naman Sir Seth na hindi judgmental. Okay naman siya sa akin nung una. Oo, mararamdaman mo yung pagiging pagbubuhat niya talaga ng bangko. Gaya ng bagong kilala pa lamang namin, pinagyabang niya agad sa akin na ginawa niya yung ganito-ganyan. Siya yung tumulong kay ganito-ganon. Yung mga kapit niya sa taas, pati yung malinga sa bangkang sinasakyan namin, Sir, sinasabi niyang dapat ganito ang pagkakaayos. Pero hindi naman siya yung tipong nanalait o kung ano pa. Ang sabi naman ni Ruel sa akin ay hintayin ko lamang umano. Lalabas daw ang totoong ugali niyan. Lalo na at bukod sa amin ay may mga kasama pa kaming mga lokal na tagagawa ng home improvement na yon. Napailing na lamang ako at iniisip na sana lahat marunong umintindi kay Pael. Del Sir Seth, kaya naman hindi ko binabanggit ang kung saan at ano ang malaking islang ito ay dahil sa mga panahong doon ako nagbabakasyon. Hindi na iba sa akin ang mga mangilan-ngilang mga tao doon na nag-aaral o natututo ng mga itim na mahika, mga nanghihipnotismo, nanlalason, makukulam. Sa dami ba naman ng turista doon at may mga foreigner pa sa ibang sikat na beachside at resort, marami po talaga ang pwedeng mapagdidiskitahan. Pinagdasal ko talaga yon. Matapos ang medyo may kahabaang biyahe sa bangka ay nakarating na kami sa isla. Sinalubong kami ng tauhan ng may-ari ng bahay. Natawagin na lamang nating Mang Bari. Siya umano ang tagabantay ng lugar at kamag-anak siya ng babaeng may-ari na noong mga panahon na yon ay nasa ibang bansa. Kasama ang mister niyang foreigner. Ang tanging naroroon lamang ay ang asawa niyang si Aling Loting at ang dalawa nitong mga anak na babae na sila Andrea at Tina na siyang magiging tagaluto at taga-asikaso namin doon habang naroroon kami. Bukod sa aming apat, andun pa ang karagdagang limang trabador na imamanage namin sa mga gagawin. At gaya talaga ng mga lokal doon, bato-bato ang mga katawan ng mga ito. Mga moreno na sanay sa batakan na trabaho at pagbilad sa araw. Pangalanan natin sila. Si Ronnie na kalbo. Si Mang Luis na medyo kaidara ni Mang Bari. Ang mahabang buhok na may lahing katutubo na tawagin nating Diego. At ang dalawa pa nilang kasama na sina Nestor at Jaime. Doon pa lamang bumulong na kagad si Pael ng mukhang mahihirapan tayo sa mga to ah. Maalam kaya sila sa mga termino ng mga konstruksyon o barabarang pukpok, lagari at simento lamang ang alam ng mga yan. Napangiti ako at sabi ko nga, ito na atang sinasabi ni Ruel. Makalipas pang ilang mga araw, nahahalata naman na namin ang pagiging mahangin talaga ni Pael pero laking pasasalamat ko na lamang na maintindihin ng mga tagaron. Hanggang sa isang weekend, walang pasok. Kaya ang ginawa ko ay naghabal ako papunta sa kamag-anak namin para doon matulog.
Noong gabi din na yon, nakatanggap ako ng text kay Ruel. Ang sabi, nagkagulo daw si Pael tsaka yung kainuman nila sa isang bar sa bayan. Kasi nagkakayayaan na uminom dahil halos kumpleto sila doon. Maliban kay Diego na umuwi din sa kanila at kay Ronnie Calvo. Parang ang naikwento lamang sa akin, masyadong nahanginan kay Pael yung isa sa mga mangininom. At dahil sa nakainom si Pael, naging mayabang nga ito sa mga nagsiserve doon. Kumbaga, parang ang dating sa ibang mangininom, binastos itong nagsiserve kaya munti ka ng magkagulo. Mabuti na lamang at naawat yon. Kasi itong si Mang Luis, kilala din doon gawa ng, alam mo na, medyo ginagalang dahil sa edad niya. Pero bago umano umalis ang lalaking pangalanan na lamang nating Bruno, nagbitaw ito ng salita. Pagsabihan niyo po yung dayo dito, Mang Luis, ha? Di lahat ng mga taga rito, mamatahin niya na parang kontrolado niya yung lugar. Porke may pinag-aralan? Baka hindi niya mapakinabangan sa mga susunod na araw yung pinagmamalaki ng ulo niya. Sabay dura umano nito sa lupa, malapit sa paahan ni Pael. Napailing na lamang ako noon. Naikwento ko ito sa mga tiyahin ko at sinabihan ako na huwag nang makisali o di kaya ay magtrabaho na lamang ako para hindi madamay. Lunes ng sumunod na linggo, habang nagtatrabaho kami, walang ano-ano ay bigla na lamang naming narinig na napasigaw si Pael. Tapos tatalon-talon ito sa kinatatayuan at iika-ika na napasalampak sa sahig noon. Napatingin kaming lahat sa kanya. At ang sabi niya, nakaapak umano siya ng pako. Tumusok umano ito, as in pumaon. Napailing kami pero siyempre, nagtataka gawa ng wala naman kaming iniwang pako o kung anong nakatayo o basta-basta nakakalat man lamang sa paligid. Lumapit kami sa kanya. Walang dugo, ni walang bakas ng tusok sa tsinelas niya. Pero may nakikita nga kaming parte na parang tinusok sa kanya noon. Sinubukan niya itong paduguin, pero ayaw. Nagngingit-ngit pa umano na mula sa sakong ay parang gumagapang papunta sa tuhod. Imposible namang bumaon yung buong pako doon, diba? Pero pakiramdam niya nga ay may kung anong solido na bagay doon sa loob ng laman niya. Kinalis namin yon. Sinubukan pa naming hagurin para kung meron man ay mabunot ng tiyane. Pero wala. Magmula ng hapon na yon ay nagpahinga na muna si Pael. Nakatulog. At ganun na lamang ang gulat namin, Sir Seth. Ng mga pasado alas 4 ay nakarinig kami ng sigaw mula sa kwarto. Naunang tumakbo si Aling Loting kasi malapit sa kusina ang kwarto na yon. Parang nananaginip si Pael noon dahil ang sabi niya sa amin ay nagising siya na merong tumatawag sa kanya. At pagdilat niya, Sir Seth, meron daw siyang nakitang babae na may limang mga mata, malalaking dalawang tenga na parang sungay na nakalutang ang babaeng ito. Nakangiti sa kanya. Kaya siya sumigaw ay narinig niya mula sa babaeng yon ang mga katagang, nakahanda na ang hukay mo. Imbis napansinin ng panaginip, ang unang napansin ni Diego noon ay ang biglang pamamaga at paglaki ng paa ni Pael. Kung hindi pa ito napansin ni Diego, hindi din ito makikita ng lahat at ang malala pa, hindi na maigalaw ni Pael ang kalahati dahil hindi lamang hanggang tuhod ang sakit nito noong mga panahon na yon, kundi umabot na hanggang sa hita, singit at bewang. Namamanhid, nangangapal ang balat sa pakiramdam at ang idinadaing na Pael ay ang pakiramdam na
Para bang may gumagapang o may tumatahi sa parte na yon. Iba na ang nasa isip ko noon pero dahil sa ospital ang unang nasambit ng mga kasama ko, doon ito dinala. Ano nang test? X-ray o kung ano pang pwedeng makita kung may nakatusok nga ba sa paa ni Pael gaya ng nangyari pero walang makitang kahit hibla lamang para sabihing natusok ito. Sinuwero na lamang si Pael. Binigyan ng pangtanggal maga at mga anti-allergies. Tsaka pangunahing antibiotic. Kahit na walang lumalabas sa resulta na may impeksyon nito. Umuwi kami. Pero pagdating naman namin gawa ng umuwi na yung ibang workers noon. Wala na kaming nadatnan kundi si Aling Loting, yung mga anak nito. Na nooy naabutang naming nagpapausok at naglilinis ng kwarto kung saan nanggaling si Pael. Kinausap nila si Mang Barry at sinabihan na baka hindi doktor ang kailangan ni Pael, kundi isang albularyo. Ang nangyari kasi Sir Seth, habang nasa ospital kami, kahit na maaga-aga pa noon at dapat ay maliwanag naman ang kabahayan ng pinapaayos namin, napakadilim umano ng kwarto na tinutulugan ni Pael. Pati yung ilawan sa loob na debulb na animo ay biglang bumaba yung watts noon. Bukod pa doon, nangangamoy nabubulok ang kabuuan ng kwarto na akala mo may sirang karning na iwan o di kaya ay may namatay na daga na mapanghi sa loob. Nung una ay hinayaan na lamang nila ito pero noong mapalingon si Aling Loting sa loob ng kwarto at may makitang aninong nakaupo sa higaan. Nang lapitan niya ito ay bigla na lamang tumayo at tumakbo pa sa lubong sa kanya bago nawala. Alam niyang may iba na. Sinang-ayuna naman umano ito ni Diego na may kakaiba na nga sa nangyayari sa forma namin. Dahil yung laging daladalang langis ni Diego, nagawa ng mga katribo niya para malaman kung may masasamang elemento sa paligid. Kumukulo nun. Si Diego na rin ang nagbigay ng suggestion, ng pausok, at kung maaari ay tumawag na naman gagamot. Merong kakilala mga kamag-anak ko pero malayong malayo pa kasi ang sa amin nun. Kaya naman si Mang Barry na lamang ang nagpatawag. Ayaw na rin naming ipagpabukas yun dahil nakakatakot na. Dumating naman ang manggagamot na tawagin na lamang natin sa pangalang Mang Romy. May dala lamang itong panambal o pangtapal tapos ay yung bag lamang niya na merong mga langis. Hindi ko alam kung matatawa kaming nakakaintindi ng salita doon. Kasi pagpasok pa lamang niya, paggalit na ito at sinabihan sa lokal na lingwahe si Pael na ayan, bastos ka kasi ang yabang-yabang mo. Kahit na nagtataka itong si Pael sa kung ano ang sinabi ni Mang Romy, ay sinabihan ko na lamang na naging pasaway lamang siya. Pero nang malaman ni Ruel at June kung ano ang ibig sabihin ng matanda, halos lumabas sila ng bahay bago tumawa. Kaya naman takang-taka pa rin si Pael noon nang pinagdadabugan siya ni Mang Romy. Pinaupo siya ng tuwid ang paa at nakapatong sa isang upuan. Aray ng aray si Pael. Sinasabihan ng manggagamot na dahan-dahan lamang pero inuulit lamang ng manggagamot ang sinasabi ni Pael na parang inaasar ito. Matapos pagpantay ng dalawang paa ng foreman namin, ay sabay niya itong pinahiran ng langis nun. Yung paang apektado ayon kay Pael, nararamdaman niya umano doon na parang nangangate o namamawis na umiinit. Parang sinusoob sa loob kahit wala namang apoy. At doon na nga Sir Seth, ang kamanghamanghang nangyari sa paa ni Pael. Namawis ito. Mula sa pamamaga at manas na balat ay namawis ito ng manilaw-nilaw na parang ihinon at medyo maasim ang amoy.
Alam niyo yung singaw ng muriatic acid? Ganon ang pagkakadescribe ko sa singaw ng pawis o kung anumang basa na lumalabas sa hita ni Pael. Maya-maya pa, aba, nagulat kami ng magtagalog si Mang Romy at ang sabi, "Uli-uli, bago ka gumalaw magsalita, isipin mo muna ng makailang beses kung magugustuhan ba ng ibang tao. Kasi ang akala nating ayos lamang na pag-ugali, pwedeng hindi okay para sa iba. Ha? Maliwanag ba?" Tila ba naiintindihan ni Pael ang sinabi ni Mang Romy noon? Umuo ito, humingi ng tawad. Sinabihan ito ni Mang Romy na bumalik sa bar kapag okay na siya at humingi ng tawad sa sebredora na inano niya doon. Pagkatapos ng isang oras na pagpunas at pagsermon, ay dito palang nagsimulang magpausok si Mang Romy habang nagbabanggit ng mga salita. Cleansing umano ito ayon sa kanya para sa buong kabayan, para umalis yung mga masasamang elemento na pinadala ng kung sino man ang may kagagawa noon kay Pael. Hindi muna pinagalaw ni Mang Romy ang paa ni Pael noon dahil meron pa umanong lalabas dito. Halos magpanik si Pael sa narinig at napatanong kung ano ang lalabas noon. Sinagot naman siya ng manggagamot na, "Ano pa? E di yung nararamdaman mong gumagalaw-galaw sa laman ng paa mo." Kita ko talagang pinagpawisan si Pael doon. Naiisip niya, baka uod mga insekto. Isipin niya pa lamang umano ay diring-diri na siya at nasasaktan. Lalong habang tumatagal ang pausok na yon, ay nararamdaman niya ang paggapang ng kung ano nga namang meron sa may paa niya. Mula sa bewang, pababa ng singit, lumingko sa hita. Nanginig pa ang bandang tuhod niya, pababa ng pababa ng pababa, hanggang umabot sa sakong niya yon. Napaaray siya ng pigain ni Mang Romy ang paa niya sa parte kung saan niya naramdaman ang pagtusok kaninang umaga. Agad itong inipit ni Mang Romy ng tiyani at hinila noon. Isang mahaba na medyo may kakapalang sinulid na kulay itim ang lumabas mula sa paa na yun ni Pael. Ramdam pa ni Pael ang paghatak nito sa mga laman-laman niya sa paa at ang talagang nakakamangha. Sobrang haba nito na halos isang rolyo na ng sinulid ang kinahaba noon. Inilagay at inikot yun ni Mang Romy sa may pinausukan niya. Sabay-sabing, "Oh, tama na. Magsusorry na to. Ibalik niyo na lang ulit kapag hindi humingi ng dispensa. Pagpasensyahan niyo na. Hindi kasi marunong mangilala ng lugar eh." Muli pang nagpahid si Mang Romy ng langis sa paa ni Pael. At ang sabi, okay na siya. Painumin na lamang niya ito ng baso ng tubig para sa cleansing at magdudumi siya ng maitim na dumi kinabukasan. Pero ninipis at babalik na sa normal ang mga paa niya. At nangyari nga yun, Sir Seth. Noong araw din na nakatayo at nakalakad na itong si Pael, nagpaalam ito. Siguro dala na rin ng hiya. Mag-isang umalis papunta sa bayan. At siguro alam na natin ang nangyari noon. Mag-isa siyang humingi ng dispensa sa kung sino man ang nakaaway niya doon sa bar na yon. Mula noon, sobrang tahimik at seryoso na ni Pael. Biminsan na lamang kung magpatawa at parang pati sa amin ay nagdadalawang isip bago magsalita. Parang nawala na ng tiwala sa lahat ng tao o sa kung ano ang sasabihin niya. Makalipas ang ilan pang mga araw, merong pumuntang lalaki sa bahay ng inaayos namin. Si Mang Bari ang unang kinausap nito at sumunod ay si Pael na. Lumabas si Pael, niyaya niya pang pumasok ang lalaki sa loob pero umiling na ito. Sabi sa akin ni Ruel, yun daw si Bruno, ang lalaking nakaalita ni Pael.
at meron itong isinasoli Sir Seth. Nasa itim na tela. Upos daw ng yosi ni Paelion. Pinagsabihan muli nito ang foreman namin na mag-iingat na sa susunod dahil baka't tuluyan na siya ng kung sino diyan. Pinabaon niya kay Pael ang itim na tela na yon. At nang makita ito ni Mang Barry, napag-alaman niya na malayong kamag-anak din ito ni Mang Romy. Kaya siguro hindi na sinabi ni Mang Romy kung sino ang gumawa at madali niya itong napakuha o nabawi nun. Pero magpagayon pa man, ako mismo ay malaki ang natutunan sa karanasan namin na yon. At magmula noong araw na yon, mas lalo akong nag-ingat sa mga salitang binibitawan ko. Dahil baka akala natin ayos lamang sa atin ang ganong asal, pero hindi natin alam na meron na pala tayong nakakabanggang ibang tao. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po ulit ito, si Ray. Una muna sa lahat ay nagpapasalamat ako dahil naisalaysay at nai-feature ninyo sa YouTube lahat ng kwentong ibinahagi ko sa inyo. Hindi ko na rin mabilang kung ilang kwento na yung naibahagi ko. Ipinarinig ko naman yung ilan sa mga kwento sa channel mo sa kasama ko sa trabaho. Tuwang-tuwa naman ho siya dahil sa kaboses mo daw yung lagi niyang napapakinggan sa radyo nung bata pa siya. Sinubukan ko na rin dati na mag-record ng kwento gamit yung boses ko. Yun nga lang, hindi talaga kagandahan. Recently, Sir Seth, maliban sa cycling ay nakahiligan ko ulit yung paglo-long rides gamit yung motor. Ito rin yung paraan ko para makapag-relax lalo pang't nakaka-stress pag lagi na lamang nasa trabaho. Nung nagdaang mga buwan naman, nakakaranas po ako ng anxiety, panic attack, pag-overthink, insomnia at depression. Bunga yun ang mga magkakasunod na problema na naranasan ko noong mga panahon na ito. To overcome this, nag-engage po ako sa iba't ibang activities gaya ng pag-mix martial arts, basketball, cycling, pagsusulat at yung kinahihiligan ko nga na long rides gamit yung motor. Sa bawat napupuntahan kong mga lugar ay hindi maiiwasan na may makikilala ako na nakapagkwento na hindi lamang ang mga magagandang features ng lugar na yon. Maging yung nakakatakot din na kwento dito. Maraming beses na rin na may mga taong naikikwento nila yung mga karanasan nila patungkol sa mga nakakatakot, kaya naman naisipan ko na panahon na siguro na ibahagi ko rin sa inyo yung mga karanasan na yon. Tawagin na lamang natin itong Yamaha XTZ Horror Ride Stories. Bali dito sa serye na ito ay ibabahagi ko yung mga personal kong karanasan at karanasan ng mga nakikilala ko sa bawat biyahe. Hindi po ito sponsored ng sikat na brand ng motor. Nagkataon lamang din na ito yung unit na lagi naming gamit sa bawat biyahe. Bilang panimula, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang isang karanasan na nangyari dito mismo sa lugar kung saan ako kasalukuyang nakatira. Sa may Panabo City, Davao del Norte. Buwan noon ng Disyembre, nasa bahay ako ni Lola at nakikitulog nung isang hating gabi. Nagising kaming lahat gawa ng may kumakatok at tumatawag kay Lola. Nung pagbuksan namin yung pinto ay nakita namin na may mga lalaki na akay-akay si Tio Fernan. Puno po ng galos at sugat ito. Namamagarin yung buong mukha niya at may bahagi rin ng katawan niya na merong benda. Nung una, ang buong akala ni Lola ay ginulpi si Tio.
Nagsalita bigla yung isa sa mga lalaki na, hindi ho siya ginulpi, Lola Purisima. Ang totoo po niyan, nakita po namin itong Fernan na mabilis yung pagpapatakbo niya ng motor. Bigla na lamang ho siya lumagpas dun sa may kalsada tapos diretso na siya sa hulog sa may creek eh. Buti na lang, andun kami malapit sa lugar kaya natulungan kagad namin siya. Puno ho siya ng mga sugat kaya inuwi ko po muna para malinisan. At takpan na rin ng benda yung malalalim na sugat bago ihatid namin dito sa inyo. Ah, ganun ba? Salamat mga iho ah. Mabilis niyong nailigtas itong si Fernan. Ikaw naman Fernan, bakit ang bilis mo daw magpatakbo ng tricycle? Baka naman nakainom ka ah. Tanong ni Lola na may halong paninermo nun. Tanging mga pag-iling lamang yung naisagot ni Tio Fernan. Hindi rin kasi nito magawang makapagsalita gawa ng namamaga pa nga yung bibig nito. Sabay-sabay naman kaming nagpasalamat doon sa mga nagmagandang loob na mga lalaki. Nagpaalam din naman kagad ang mga ito na aalis na. Nung umaga ding yun, inihatid sa bahay ni Lola yung nahulog na tricycle. Mistula itong niyuping lata. May kalaliman din yung creek at mabato pa yung hinlugan ni Tio Fernan. Kaya isa talagang himala at buhay pa ito. Dumaan ang dalawang araw bago lumiit ng konti yung pamamaga sa mukha ni Tio Fernan. Nagagawa na rin ito kahit papano na magsalita. At dito na rin niya ikinuwento yung buong nangyari sa kanya. Galing siya noon sa Christmas party na mga kasama niya sa toda ng tricycle. Bandang 10:30 ng gabi nung nagpa siya na siyang umuwi noon. Kasama naman niya sa pag-uwi yung kumpare niya na pangalanan na lamang nating Aldoy. Papunta sila noon sa lugar na kung tawagin dito sa amin sa Panabo ay Crossing Gamaw. Bale, bibili muna sila ng balot bago ihatid ni Tio Hetong si Aldoy sa kanila. Maayos naman nung simula ng biyahe nila, Sir Seth. Nung napadako sila sa parte ng kalsada na walang masyadong ilaw at madilim noon, may napansin bigla si Tio Fernan na isang matanda na para bang pumapara. Kagad namang tumigil si Tio sa tapat nito. Dito nga ay medyo nagulat siya gawa ng nakilala niya kaagad kung sino yung pumaparang yon. Uy, Lolo Cardo, kayo po pala yan. Ano't gabing gabi na ay nasa labas pa rin ho kayo? Ba't dito niyo naisipang mag-abang wala nang halos dumadaan dito? Sano ba yung punta natin at ihahatid ko na kayo? Pahatid na lamang ako iho doon sa may lumang punerarya. Mahina pero malinaw na pagkasabi ni Lolo Cardo. Nung una, medyo nagtataka si Tio gawa ng medyo may pagkabalisa yung boses ni Lolo Cardo. Sa pagkakakilala niya kasi dito ay masayahin ito. Makuwento pa. Hindi na rin masyadong nag-usisa pa si Tio at pinasakay na lamang yung matanda sa likod ng tricycle. Tuloy ulit yung biyahe noon. Panay naman ang kwentuhan ni Tio at nung kaibigan niya habang nasa biyahe. Kung saan-saan na rin napupunta yung usapan nila hanggang sa hindi na nila namalayan na nalagpasan na pala nila ng mga ilang metro yung lumang puninaryang yon. Nang maalala, kaagad naman silang tumigil para tingnan si Lolo Cardo sa likod. Yun nga lang, Sir Seth. Wala na ito doon. Para makasigurado ay bumaba pa talaga sila sa tricycle. Pagdating sa likod ay wala silang nakita. Aldoy, narinig mo ba na pumapara si Lolo Cardo? Bakit wala na siya dito sa likod? Tanong ni Tio sa kaibigan. Akong tinatanong mo eh, pareho nating nakita na umupo siya dyan sa likuran. Wala rin akong narinig na may pumapara. Baka naman tumalon bigla. Paliwanag naman ni Aldoy nun.
Napakamot ulo na lamang si Tio sa punto na yon. Tulad kasi ni Aldoy ay wala rin siyang narinig na may pumara. Medyo imposible rin na basta na lamang itong tumalon gawa ng matanda na rin yan eh. Kung tatalon man ito ay paniguradong aalog yung tricycle pero wala naman daw nangyaring ganon. Tumingin-tingin din sila sa mga gilid pero wala silang nakita nun. Hanggang sa nagpasya na lamang yung dalawa na huwag nang pumunta ng crossing at pahatid na lamang si Aldoy sa kanila. Pagkatapos ihatid yung kaibigan, habang pauwi si Tio, hindi pa rin mawala sa isipan niya kung paanong bigla na lamang nawala si Lolo Cardo. Biglang sumagi sa isip niya na baka nakatulog ito at nahulog na lamang sa tricycle noon. Mas lalo tuloy siyang nag-alala, Sir Seth. Hindi mapanatag si Tio kaya ang ginawa niya ay bumalik siya sa ruta papuntang lumang punerarya. Nung malapit na siya, panay na yung tingin niya sa gilid ng daan pero kahit anino ni Lolo Cardo, hindi niya makita doon. Nung papalayo na siya sa punerarya ay bigla niyang napansin na parang may pasahero sa bandang harapan ng tricycle. Hindi niya umano makita yung kabuuan ng mukha niya pero sa figura ng mukha at sa hubog ng katawan nito, maging sa boses nung nagsalita, alam niyang si Lolo Cardo yon. Nagsalita ito ng, "Bakit hindi ka huminto, iho? Gusto ko na sanang magpahinga eh." Paulit-ulit niya itong sinasabi nun. May kakaiba po sa boses na yon. Boses pa rin ni Lolo Cardo pero animoy galing sa ilalim ng lupa. Sobrang lamig. Sobrang nakakapangilabot yung boses na yon. Sasagot pa sana si Tio Fernan nung maramdaman niyang bigla na lamang nanigas yung buo niyang katawan. Hindi niya magalaw kahit anong parte ng katawan niya. Hanggang sa walang ano-ano ay naramdaman na lamang ni Tio na basta na lamang gumalaw yung kamay nito, papihit sa manibela ng motor. Bumilis bigla yung pagpapatakbo nito. Tuloy-tuloy na yon hanggang nahulog na lamang siya sa may creek. Hindi niya magalaw kahit yung mga mata nito. Naramdaman rin niya na may mga taong tumutulong sa kanya na makaahon nun. Panay nga daw yung tanong niya sa mga lalaki kung nakuha rin ba nila si Lolo Cardo dahil andun pa daw yung matanda sa loob ng tricycle. Sumagot naman yung mga lalaki na wala daw silang nakita nun. At maya-maya pa, bigla na lamang nagdilim yung paningin ni Tio hanggang sa mawalan na rin siya ng malay. Pagising nga niya ay nasa bahay na siya nung isa sa mga tumulong na lalaki nun. Sinubukan pa rin niyang itanong rito kahit nahirap na hirap siya kung may nakita silang kasama niyang matanda sa tricycle pero ganun pa rin yung sagot niya. Wala. Maski ako man, Sir Seth, ay medyo nangilabot sa pagkakwento ni Tio Fernan. Parang gaya lamang kasi sa mga napapakinggan kong mga nakakatakot na storya. Parang nasa radyo na, alam mo yon. Kaya nga ibinahagi ko dito yon. Nung hapon na yon, kay Lola naman po ikinuwento ni Tio yung karanasan niya. Kita naman sa itsura ni Lola yung pagkabigla nito. Napa-sign of the cross nga po siya pagkatapos pakinggan si Tio nun. Tinanong niya rin kung sigurado bang si Lolo Cardo yung naisakay niya dahil napaka-imposible umano. Gawa ng mag-iisang linggo nang patay si Lolo Cardo nun. Nabangga daw ito ng rumaragas ang jeep at nagkalasog-lasog pa umano yung katawan nun.
Mas lalo tuloy akong kinilabutan sa pagkakasabi noon ni Lola. Hindi ko akalain na pwede palang mangyari sa totoong buhay. Yung mga karanasang nakakatakot na sa comics, radio, o sa mga pelikula ko lamang nakikita o napapakinggan. Nung tuluyan nang gumaling si Tio Fernan at nakakalakad na, sama-sama kaming pumunta sa sementeryo para dalawin yung puntod ni Lolo Cardo. Dito nang anak kumpirma ni Tio na patay na nga si Lolo nun. At marahil, yung naisakay niya ay isa ng kaluluwa na hindi pa natatahimik. Sunod naman na karanasan ni Tio ay nangyari noong bisperas ng bagong taon ng 2008. Abalang-abala lahat noon sa bahay ni Lola sa paghahanda ng mga kakainin sa pagsalubong ng bagong taon. Kaugalian na rin kasi na sa tuwing may ganung okasyon ay nagsasama-sama yung mga tiyahin ko sa bahay ni Lola. May palit yun. Nagkakatay rin ng mga hayop gaya ng manok, pabo tsaka kambing. Bawat mag-anak ay kanya-kanyang toka sa mga gawain. Kaming mga bata pa noon ay panay lamang ang laro at paminsan-minsan ay tumutulong rin sa pagluluto. Pagsapit naman ng gabi ay isa sa kaugalian ang lagi naming ginagawa noon ay ang sama-samang nagpupunta sa simbahan para dumalo sa huling misa ng taon. Magsisimula yun mula 9 ng gabi na magtatapos naman ang mga bandang alas 11. Nasa simbahan na kaming lahat noon at wala nang naiwan sa bahay. Kalagitnaan ng misa, nang biglang maalala ni Tio na hindi pala niya naisarado yung bandang likurang pinto ng bahay. Bukod pa ron, naiwan din umano niya yung pitaka niya sa sala. Nagpaalam naman siya na umuwi para isarado yung bahay. Nung malapit na siya sa bahay, narinig niya bigla na merong naglalaro sa loob noon. Panay umano ang tawanan at harutan. Nung papasok na siya para kunin yung pitaka sa sala, nakita niya umano ako na nakikipaghabulan kasama ng iba ko pang mga pinsan. Tanging mukha ko lamang umano yung nakita niya gawa ng ako umano yung huling pumasok sa kwarto ng isa sa mga tiyahin ko. Kagad siyang kumatok sa may pintuan. Mula sa labas ay rinig na rinig umano niya yung boses ko at nung iba ko pang pinsan na bata nun. Mga bata, ano't hindi kayo sumama sa simbahan? Pagagalitan kayo niya ng lola niyo, pati mamagulang niyo. Sumama na kayo sa akin pabalik sa simbahan, sabi ni Tio Fernan. Bigla umanong tumahimik. Kasunod noon ay animoy bigla na lamang nagsisigaw yung naririnig niya sa mga bata sa loob ng kwartong yon. Pinagmumura daw bigla si Tio Fernan at sabi ng mga ito, "Leche ka, huwag mo kaming idamay sa pagsamba sa banyo. Mga baliw kayo." Nagpantay umanong bigla yung kilay ni Tio pagkatapos niyang marinig yan. Ang malala pa, kaboses ko umano yung nagmumura sa kanya noong mga panahon na yon. Akma na sanang bubuksan ni Tio yung pinto. Yun nga lang ay sarado ito. Bigla niyang narinig na may kung anumang bagay ang ibinato sa may pintuan. Sobrang lakas umano ng pagkakabato na yon. Napaatras si Tio. Sinabi na lamang nito na, "Mga pasaway kayong bata kayo. Umanda kayo sa mga magulang nyo. Lalo na kanari, sumasagot ka na. Makikita nyo mamaya." Para umanong sinasadya na pagalitin pa ang tiyuhin ko. Dahil habang papaalis ito, narinig niyang nagtatawanan yung mga bata sa loob ng kwartong yon.
sa galit ni Tiyo. Isinarado niya na yung buong bahay. Gigil na gigil si Tiyo na magsusumbong sa mga magulang ko at kay Lola. Pagdating niya ng simbahan, pinatapos na lamang yung misa noon. Pero laking gulat niya, gawa nang nakita niya ako pati rin yung iba ko pang mga pinsan na naroroon sa simbahan na yon. Oh, ba't nandito kayo? Hindi ba nandun kayo sa bahay? Sino yung nasa bahay? Tanong nito. Ah, kanina pa po kami dito, Tio Fernan. Hindi po kami umalis mula kanina. Sabi ko naman sa tiyuhin ko na yon. Ikinuwento din niya kaagad sa amin kung ano yung naranasan niya sa bahay pag-uwi niya. Sama-sama na kaming umalis sa simbahan. At noong dumating kami sa bahay ni Lola ay kaagad naming pinuntahan yung tinutukoy na kwarto nito. Mas lalo siyang nangilabot gawa ng sarado po yung kwarto na yon. At nasa tita ko yung susi ng kwarto niya. Kung ganon, paanong ang daling buksan ng mga nakita niyang bata yung kwarto gayong hindi naman pala talaga dapat ito bukas noon. Hindi din pwedeng magkamali ang tiyahin ko. Nilak niya ito bago pa siya umalis. Pagbukas naman ng pinto, nakita namin yung mga ribulto ng mga santo na Mama Mary at Jesus Christ na sira-sira na at animoy hinampas man ng maraming beses. Nakaramdam kaming lahat ng pagkatakot sa punto na yon. Imposible rin kasi na andun kami mga bata sa bahay at mabuksan yung nakakandadong kwarto ng tiyahin ko. May mga iba pa kaming kasama sa bahay na nagbahagi na maging sila man ay nakakaranas na may makita na kapareho ng isang kamag-anak doon din mismo sa bahay ni Lola. Maaring may nanggaya sa amin pero kung ano o sino man yung nanggaya ay ayaw na rin malaman ni Tio Fernan. Sa ngayon, Sir Seth, ito yung pinakasimula ng mga karanasan na ibabahagi ko pa. Lagi po sana tayong mag-ingat at mabuhay tayo nang matagal at masaya. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po ulit ito, si Dodoy. Ang nagpadala ng kwentong pinamagatan ninyong Takas na Rebelde. Unang-una, gusto kong magpasalamat sa inyo at sa mga tagapakinig ng channel na ito dahil naintindihan niyo ang aming kalagay noong mga panahong nasa magulong pamumuhay pa kami. At dahil sa channel na ito ay nagawa naming makausap at makita ang mga itsura ng mga taong tumulong sa amin kahit sa video ko lamang. At naging inspirasyon para mamuhay ng maayos noon. Saludo kami sa iyo, Sir Seth. Mag-iingat ka palagi at maraming salamat ulit. Ang kwentong papadala ko naman ngayon ay hindi tungkol sa aswang o halimaw. Dahil ang kwentong ito ay ang mga karanasan ko sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga normal na mata ng isang normal na tao. Dahil sa programa na ginagawa ng mga militar, ay nakapagtapos kami ng kapatid kong si Jay sa high school at napasama kami sa mga nabigyan ng pabahay at konting halaga para makapagsimula muli ng maayos na pamumuhay. Dahil ang trabaho ng aking ina ay isang mananahi ay alam naming magkapatid na mahihirapan ito sa pagpapaaral sa amin. Kaya naman nagdesisyon akong tumigil pang samantala para matulungan ang aking ina para makapagtapos ang kapatid ko. Ganun na nga ang nangyari, Sir Seth. Namasukan akong isang janitor sa isang hotel sa bayan ng Leyte. At madali naman akong natanggap dahil noong mga panahon na ito,
ay nangangailangan umano sila ng tauhan dahil umalis nang walang paalam ang naunang roomboy na pinalitan ko. Ilalarawan ko lamang ng konti ang hotel na ito, Sir Seth. Nasa tapat ito ng isang plaza at meron itong apat na palapag at meron din itong daanan ng mga sasakyan. Maaliwalas ang labas dahil maraming tao at establishmento. Pero hindi ko alam na sa loob ng hotel na ito ay nagtatago ang isang kababalaghan. Malisan po kaming tauhan ng hotel na ito. 5 sa umaga, 5 sa gabi. Shifting ang duty ko at stay in ang tulad kong janitor pero nakaka-uwi naman ako pag-araw ng day off ko. Noong mga naunang buwan, wala naman akong nakikita at nararamdamang kakaiba. Hanggang duty ang isang gabi na ako mismo ang nakaranas ng kakatuwang pangyayaring ito. Nang magising ako ng hapon, dahil panggabi nga ang duty ko ay nagkape muna ako. At dahil hindi pa naman oras ng trabaho, tumambay muna ako panandalian sa plaza nang biglang may lumapit sa akin na isang lalaki. Hindi pa naman ito katandaan at tinanong ako nito ng, "Boy, diyan ka ba nagtatrabaho sa hotel na yan?" Napatingin ako dito at sumagot ng, "Opo sir, bago lang din po ako." Tumango ito at tumupo sa tabi ko at nagsalita ulit ng, "Wala ka bang napapansin na kakaiba sa hotel na yan? O kaya nararamdaman?" Napakamot ako sa sinabi nito at sumagot ako ng, "Wala naman po pero hindi kasi ako matatakot kung sakali dahil mas nakakatakot yung mga aswang." Biglang umiling itong lalaki na ito at nagsalita ng, "Boy, mag-iingat ka sa hotel na yan ha. Mangilan-ngilan na yung napapabalitang hindi nakakalabas dyan." Sabay hawak nito sa balikat ko at tumalikod na umalis. Bumalik na ako sa loob at nag-ayos na para makapagsimula na ng trabaho ko. Mga alas 6 hanggang alas 8 ay madami-dami pang nag-check-in kaya naman busy talaga ako sa trabaho. Nang pumatak na ang alas 10 ng gabi, pumunta muna ako sa quarters ko para kumain ng hapunan. Nang biglang tumunog ang cellphone ko at sinabihan ako ng front desk na puntahan ko ang isang kwarto. Room 313, third floor. May nagre-reklamo umano na customer dahil may naririnig silang nagsisigawan at kumakalabog nun. Pinuntahan ko ito at naabutan ko ang customer na nagre-reklamo bago pa ako bumati. Nagsalita ito ng, "Gawan nyo naman ang paraan yung nasa kabilang kwarto. Ang ingay-ingay, parang walang ibang kasama eh." Tumango na lamang ako nun at humingi ng pasensya. Tumalikod na ang nagre-reklamo at pumasok na sa unit nila. Nang nasa harap na ako ng room 313, ay narinig ko ang sigawan at boses ng babae na umiiyak. Naririnig ko pa ang isang boses ng lalaki na nagsasabi ng, "Ilang beses na kitang pinatawad at hinahayaan ang panuloko mo sa akin. Pero ngayon, gusto mo na akong iwan. Papatayin muna kita at isusunod ang lalaki mo." Dahil sa narinig, kumatok muna ako for privacy. Kahit na may dala akong duplicate na susi ng marinig kong sumagot ang babae ng, "Ilang beses na din kitang nakitang may ibang kasamang babae. Pero mahabang panahon akong nagtiis dahil mahal kita pero hindi ko na kaya ang ginagawa mo." Malalakas na iyak at sigaw at kalabog ang narinig ko nun. Tumawag ako ng security guard para mapigil ang dalawang nag-aaway sa loob ng kwarto. Nang dumating ang security guard na yon, tumahimik bigla ang loob at sumenyas itong buksan ko ang pintuan.
Pagkabukas na pagkabukas ko, isang malamig at malakas na hangin ang naramdaman ko noon. At nang tingnan namin ang mismong loob ng kwartong ito, walang bakas na merong nag-aaway. At lalong-lalo na, walang katao-tao sa loob noon. Binuksan ko lahat ng ilaw, tiningnan ang bintana, ang CR. Pero wala talaga. Tinanong pa ako ng guard kung tama ba yung kwarto na pinuntahan ko. Sumagot naman ako ng oo. Dahil ito yung kwarto na tinuro ng nagre-reklamong customer. Napakamot na lamang ako ng ulo at nang makababa kami doon, naisip na lamang naming tingnan ng front desk yung camera kung meron bang nag-check-in sa room 313. Pero wala kaming nakita nun. Maski anino na pumasok sa kwartong yon. Nakumpirma din namin doon sa receiving area na wala talagang nag-check-in sa kwartong ito. Dahil sa nangyari, nakaramdam ako ng takot. Dalawang tenga ko kasi Sir Seth ang nakarinig sa ingay sa loob ng kwartong yon. Medyo iniwasan ko ding magpunta sa third floor ng gabing yon. At nanatili ako sa unang palapag kasama ang security guard. Tinanong ko ito kung ito ba yung unang beses na nangyari ito. Sumagot ito ng, "Doy, hindi ko alam kung bago lang yan nangyari kasi bago lang din ako dito. Nauna lang ako sa iyo ng 2 linggo. Lumipas sa mga oras at dumating na ang kapalitan ko. Ako naman yung pumasok sa quarters ko para matulog pero hindi ako madalaw-dalaw ng antok noon. Maya-maya pa, may naririnig na akong umiiyak kahit wala namang katabing kwarto ang quarters na tinutulugan ko. Hindi ko man ito pinansin, pero palakas ng palakas ang naririnig kong iyak noon. Ang ginawa ko, nakinig na lamang ako ng sound at pinasak sa tenga ko yon, yung earphone. Nawala naman yung naririnig kong iyak pero walang ano-ano. Bigla akong nakaramdam ng para bang may humawak na malamig na kung ano sa mga paa ko noon. Dahil sa gulat ko ay dali-dali akong napabalikwas. Binuksan ang ilaw pero wala akong nakita noon. Dahil sa takot ay iniwan kong bukas ang ilaw at humiga ulit. Nagtalukbong ako at nilakasan pa ang sound pero sa maniwala man kayo o sa hindi. Iba na ang naririnig ko na tunog na pinapakinggan ko. Dahil ang naririnig ko noon ay iyak ng isang babae at nagsasabi ng, "Tulungan mo ako. Gusto ko nang makaalis dito." Nangilabot ako sa mga narinig ko at nang alisin ko ang earphone sa tenga ko at buksan ang mga mata ko, isang babaeng nakaitim ang nakalutang sa paanan ko noon. Punong-puno ito ng dugo. Dahil sa takot ay mabilis kong tinakpan ang mga mata ko at pasigaw na nagdadasal pa ulit-ulit nang biglang may narinig na lamang akong tumawa. Para bang tawa ng demonyo nun. Kasabay nun, may bumulong sa akin at sinasabayan ito ang mga dasal na binibigkas ko. Pero nanatili akong nakapikit at patuloy na nagdadasal nang biglang naramdaman ko ang malamig na hininga at nagsalita ito sa tenga ko ng, "Di ba mahal mo ako? Sumama ka na sa akin." Sabay tawa ng nakakakilabot Sir Seth. Kahit na takot ako ay pilit pa rin akong nagdasal pero umiyak na ako noon. Maya-maya ay bigla na lamang may yumugyog sa akin. Narinig ko ang mga sinabi niyang, "Doy! Ano bang nangyayari sa'yo? Gumising ka!" Nang tinan ko, si Kuya Sandy ito.
ang security guard. Bigla akong tumayo at tumakbo palabas ng quarters ko at dumiretso palabas ng hotel. Nang makita kong marami ng tao ay nakahinga ako ng maluwag. Lumapit sa akin si Kuya Sandy at tinanong ako kung ano ang nangyari sa akin noon at kung bakit sigaw ako ng sigaw. Inabutan niya ako ng tubig dahil namumutla daw ako at nang mahimasmasan ako. Kinausap ko agad ang manager ko at sinabing magre-resign na ako noon. Tinanong naman ako nito kung bakit biglaan. Tumingin lamang ako dito at umiling noon. Sinabi ko na lamang na kailangan ko nang umuwi noon. Pero bigla kong naisip ang kapatid kong nag-aaral. Hindi ko alam, binawi ko na lamang yung sinabi ko magre-resign ako. Pero kung pwede ay magre-renta na lamang ako ng bed spacer. Hindi ko na rin sinagot ang ibang katanungan ng manager ko. Maya-maya pa, lumapit sa akin si Kuya Sandy at sinabihan akong sa nirerentahan niyang bahay ay meron pang bakante. Kung gusto ko, doon na lamang umano ako. Sumang-ayon agad ako. Nagpasama ako sa quarters ko para kunin ang mga gamit ko noon. Nang makarating kami sa nasabing bahay ay tinanong agad ako ni Kuya Sandy. At doon ko nakwento ang mga nangyari sa akin sa quarters. At sinabi na ito na hindi niya din alam na may mga ganung nilalang pala sa hotel na pinagtatrabawan namin. Dumaan pa mga araw at gabi. Naririnig ko pa rin ang nakakakilabot na iyak kahit sa ang sulok ng hotel na yon. Pero dasal ang tanging panlaban ko sa nilalang na hindi ko nakikita. Nung una, ang buong akala ko ay aswang lamang ang nakakatakot na nilalang na makikita ko pero hindi pala. Meron palang kahit papano ay masasabi kong mas malala ang mga nilalang na hindi natin nakikita. Pero kaya tayong saktan. Laking pasasalamat ko dahil naging morning shift ako noon. Isang araw na paaga ako nang dating kaya ang ginawa ko ay tumambay muna ako sa plaza kung saan maraming tao at ang iba ay sumasayaw pa. Habang nanonood ako, may lumapit sa akin at nakilala ko naman ito kaagad. Ito yung lalaking nakausap ko isang beses. Kinamusta ako nito at nagpakilala ito sa pangalang Rufo. Sumagot naman ako ng ayos lang noon. Tinanong ako nito na kung nagsisimula na ba ang pagpaparamdam sa akin noon. At dahil sa kuryosidad ko, tinanong ko ito ng ano nga ba ang nangyari sa hotel na yon? Dahil nga meron akong naririnig na umiiyak at humihingi ng tulong pero para bang gusto akong patayin. Tumingin ito sa akin at nagsalita ng mukha umano akong may kakayahan na makakita ng hindi nakikita ng normal na mga mata. Tinanong ako nito kung gusto ko bang malaman ang kwento ng babaeng umiiyak. Tumingin ako sa relos ko at nang makita kong maaga pa, tumingin ako kay Kuya Rufo at tumango ako noon. Tumabi ito sa akin at sinimula ng kwentong ito. Taong 2015, meron umanong nag-check-in na magkasintahan sa hotel kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Maayos umanong pumasok ang dalawa sa loob ng hotel at halata pa ang kasiyahan ng dalawang ito. At ang kwartong naibigay nga sa kanila ay ang room 313. Lumipas sa mga oras ay nakarinig na umano sila ng mga sigawan sa loob ng kwartong ito. At maya-maya pa ay iyak naman ang isang babae. Narinig nila ang lalaki na sinisigawan ang babaeng yon. Na lahat naman umano ng gusto niya ay binigay niya kung bakit kailangan niya pang ipagpalit ang lalaking ito. Sumagot naman ang babae ng, "Sigurado ka bang nabibigay mo lahat ng gusto ko?"
Muling tinanong ito ng lalaki kung ano pa ba ang gusto nito. Dahil halos lahat naman binigay niya na ito kahit magkanda pagod-pagod na yung lalaki yun sa trabaho. Ang sinagot ng babae, kahit umano magkanda kuba-kuba kung hindi niya kayang ibigay ang mga pangangailangan nito. At isa pa, nahuli niya na itong may kasamang babae noon. Tumahimik ang loob ng kwarto. Lumipas ang ilang minuto. Lumabas ang isang babae na nakakulay itim sa kwartong yon. Nakangiti ito pero bago ito makaalis ng hotel, ay agaran itong naharangan ng management dahil ang lalaking kasama nito ay tad-tad ng saksak. Tumawa lamang nang tumawa ang babae at nagsalita ng, tama lamang sa kanya nun, mahal naman niya ako. Nang akmang hahawakan na ito ay mabilis itong naglabas ng patalima at ginilitan ang sariling leeg. At simula noon ay nagsimula na ang hindi maipaliwanag na pagpaparamdam sa nasabing hotel na ito. Kahit na pinalitan na ito ng pangalan at ng mga tauhan. Tumingin ako kay Kuya Rufo at kita ko ang lungkot sa mga mata nito. Bago ko ito matanong ay narinig ko itong nagwika sa mahinahong boses ng, kung naging masaya ka lang kung anong meron tayo sana, naging masaya tayo hanggang huli. May narinig akong isang pamilyar na boses noon. Nang lingunin ko ito, si Kuya Sandy yon. Sa mga nakikinig, sa maniwala man kayo o sa hindi, pagbalik ko ng tingin kung nasaan si Kuya Rufo, wala na ito sa harap ko. Nagpalinga-linga ako sa mga tao pero hindi ko makita talaga si Kuya noon. Nang makalapit na sa akin si Kuya Sandy, tinanong ulit ako nito ng, kanina pa ako nakatingin sa Idoy. Sino bang kinakausap mo? Nakaramdam ako ng takot. Tumingin ako kay Kuya Sandy at sumagot ako ng, wala kuya. Kumakanta lamang ako ng pabulong. Sinabihan na ako nito na pumasok na at baka malate pa ako. Hindi na ako nag-usisa pa. Yung araw ding yon, nagpasa na ako ng resignation letter na ikinagulat ng lahat lalo na ni Kuya Sandy pero bago matapos ang duty ko, nagpasama ako kay Kuya Sandy para makapagtirik ako ng kandila sa dalawang taong minsan ay nagmahalan pero nauwi sa hindi magandang pagsasamahan. Matapos ako makapag-alay ng dasal, agad din kaming umalis ng kwarto. Pero bago ko masara ang pintuan, nakarinig ako ng boses ng babae at nagsabi ito ng, mahal mo pa rin ba ako? Hindi ko na ito pinansin pa. Nagmamadaling bumaba na ako. Nagpaalam na sa management ng hotel. Kinuha ko na rin ang gamit ko sa nirerentang bahay ni Kuya Sandy. Bago ako bumalik ng summer kung saan kami nakatira, ay dumaan muna ako ng hotel para magpaalam kay Kuya Sandy noon. Nang makaalis na ako, napatingin ako sa bandang plaza. Nakita ko si Kuya Rufo na kumakaway sa akin at nakangiti ito. Ikalawang karanasan, taong 2020, dito na sa Makati, nang matanggap na akong isang security guard sa isang security agency. Nabigyan naman ako agad ng assignment at na-assign ako sa isang bahay ng kano. Dito lang din sa isang village sa Makati. Malaki at malawak ang lupain na kinatitirikan ng bahay ng Amerikanong ito. At ang kasama ko lamang dito ay ang mga apat na katulong at isang boy noon. Ang dalawa dito sa katulong ay uwian paggabi at stay in naman kami. Ang Amerikano naman at ang asawa nitong Pinay ay laging wala sa bahay.
Isa o dalawang beses lamang kong umuwi sa isang buwan. Nang magsimula na nga akong magbantay sa bahay na yon, panay kwento sa akin ang katulong na itago na lamang natin sa pangalang Bikay, na madalas silang nakakakita ng isang babaeng nakaputi pero puro dugo ang katawan nito sa likod bahay, sa tabi ng isang maliit na puno ng sampalok. Dahil meron na akong karanasan sa multo, ay nainiwasan ko na yung puno ng sampalok na yon pag kumakagat ang dilim. Natakot na rin ako noon. Mas gugustuhin ko pa sigurong aswang yung makita ko. Baka sakaling makalaban pa ako. Meron lang din akong napansin dahil madalas kong makita itong boy na si Manong Jeffrey na masama ang tingin sa akin pag napapadaan ako ng likod bahay kung saan makikita ang tulugan nito. Pero pag nasa harapan naman ito ay nakangiti naman ito sa akin. Hindi ko na ito binigyan ng pansin pa. Isang gabi noon, alas 11, habang naglalaro ako sa cellphone ko, may narinig akong sumitsit pero hinayaan ko na lamang gawa ng baka sila Bikay lamang ito. Pinaglolo ko lamang ako. Nang matapos ang nilalaro ko ay tumingin ako sa orasan noon. Oras na pala ng pag-ikot ko sa bahay. Tumingin muna ako sa labas ng gate at nang makita kong tahimik na ang kapaligiran. Nagsimula na akong maglakad paikot ng bahay. Dahil makakadaan ako sa puno ng sampalok kung saan meron daw nagpapakitang babaeng nakaputi na puro dugo ang katawan. Ay nagmadali ako pag nasa pwesto na yun ako. Pero nang mapalingon ako, Sir Seth, nakita kong bukas pa ang ilaw sa loob ng tinutulugan ni Manong Jeffrey. Hahayaan ko na sana ito dahil ano naman kung bukas ang ilaw sa kwarto niya, diba? Baka may ginagawa pa kahit gabi na. Palagpas na ako noon nang makarinig ako na may tumatawag sa akin. Toy, dito ka muna. Bigla akong napatingin sa direksyon ng pinanggagalingan ng boses na ito. Sa puno ito ng sampalok malapit sa kwarto ni Manong Jeffrey. Akala ko si Manong ito kaya lumapit ako sa kwartong bukas ang ilaw. At nang sumilip ako sa maliit na siwang ng bintana, nakita ko kahit papano ang loob at kitang-kita ko, Sir Seth. Punong-puno ng malalaswang larawan ng iba't ibang kababaihan ang dingding nito. Pero dahil sa lalaki din ako, naisip ko na lamang na baka yun ang trip niya sa buhay. Nang makita ko si Manong Jeffrey na may ginagawang hindi maganda at hawak ang isang tela at inaamoy-amoy ito, nagsasabi ito ng akin ka lang, Rosa. Akin ka lang. Napailing na lamang ako at napasabi ng mahinang boses ko ng manyak naman pala ng taong to. Nang akmang tatalikod na ako, Sir Seth, biglang may sumulpot na mukha sa harapan ko. At kitang kita ko ang isang babae na nakaputi at puro dugo ang mukha nito. Nagsalita ito sa garalgal niyang boses at ang sabi ay, isa ka ba sa kanila? Dahil dito, bigla akong napasigaw at napatakbo noon. Narinig ko pang bumukas ang pinto ng kwarto ni Manong Jeffrey pero dire-diretso akong pabalik ng kwarto ko na malapit sa gate. Hindi ko pinatay ang ilaw. Nanatili akong nakatingin sa pinto at nagdadasal. Lumipas ang oras at lumiwanag na at nang may marinig akong may kumakatok at tinatawag ang pangalan ko, lumabas na ako. Si Bikay ito, kasama si Manong Jeffrey. Tinanong ako ng mga ito kung bakit ako nagsisisigaw nung dumaan ako nung gabi. Napag-alaman ko, Sir Seth, nagising pa rin pala si Bikay ng ganong oras dahil kachat nito ang nobyo niya. Sumagot ako ng, Bikay,
nung nakita ko yung sinasabi niyong babaeng nakaputi na puro dugo ang katawan. Nagtatatakbo ako kagabi nang mapadaan ako sa likod. Sumagot si Manong Jeffrey kung bakit malapit tumano ako sa kwarto niya. Kung sumilip daw ba ako. Kung nakita ko ba ang ginagawa niya noong gabing yon. Agad akong umiling at sumagot ng malayo ako sa kwarto niyo nung wala nga akong balak dumaan sa likod eh. Dahilan ko pa noon pero nagsalita ulit ito ng tanda-tanda ako na umano. Nagpapaniwala pa rin ako sa multo. Hindi umano bagay sa akin yung pagiging gwardya. Tumalikod ito. Umalis na. Tumingin na lamang ako sa palayong si Manong Jeffrey at nang mawala na ito sa paningin ko, agad-agad kong hinila si Bikay papasok ng kwarto ko. Nagbumiglas pa ito nagsabi ng ayoko, may nobyo ako. Binitawan ko na lamang ito Sir Seth. Hahatawin ko sana ito ng walis tambo sabay sabi ng huwag kang assuming Bikay, may itatanong lang ako sa iyo eh. Tumawa ito at agad-agad na nagsabi ng totoo ba yung nakita mo yung babaeng nakaputi na yon? Tumango ako. Nagsalita ulit si Bikay ng patay ka. Palagi mo nang makikita ang multo na yon. Mag-ingat ka. Pero Sir Seth, sa totoo lang ay wala sa isip-isip ko talaga ang multong yon. Dahil yung kababuyan na ginagawa ni Manong Jeffrey ang nasa isipan ko noon. Patalikod na sana si Bikay. Nang sa hindi ko alam na dahilan, bigla kong nasabi ang salitang Rosa. Biglang tumingin si Bikay at tumingin sa akin at naging seryoso muna ito. Nagtanong ito, saan mo narinig yung pangalan na yan? Kitang-kita ko sa mga mata niya ang namumuong mga luha. Sumagot naman ako na naririnig ko si Manong Jeffrey kagabi noong dumaan ako malapit sa kwarto niya at may ginagawa itong kalaswaan. Napaupo si Bikay at tinanong ko kung kilala ba niya yung rosang yon. Tumango ito at sumagot ng hindi lamang umano niya kilala ito. Kilalang kilala. Dahil kapatid ni Bikay si Rosa. Tinanong ko siya kung nasaan si Rosa at sumagot ito ng 2 taon na umanong nawawala ang kapatid niya. Sabay umano silang namasukan sa bahay na yun pero isang araw pag uwi nila ng amo niyang babae at nang hanapin niya ito, hindi na ito makita pa. Hindi na rin ito nagparamdam. Hindi umano nila alam kung buhay pa ba ito o wala na dahil hindi na ito tumawag o nag-text man lamang. Dahil sa narinig ko ay nakaramdam ako ng awa kay Bigay. Nalunti-unti nang tumutulo ang mga luha nito sa mga mata. Lumipas ang maghapon. Pansin kong sobrang sama ng tingin sa akin ni Manong Jeffrey pero hinayaan ko na lamang ito. Sumapit na naman ang dilim. At matapos kong maghapunan ay lumabas ako ng kwarto ko para magyosin noon. Pero bago ako makalabas, narinig ko ang isang boses na nagsasabi ng tulungan mo ako. Habang umiiyak noon. Napaatras ako pero patuloy ko pa rin naririnig ang boses na humihingi ng tulong. Nilakasan ko ang loob ko at sinundan kung saan nang gagaling ang mga boses na yon. Dinala ako ng boses na ito, papunta sa puno ng sampalok. Pero bago ako makalapit ay kitang-kita ko Sir Seth, ang isang imahe ng isang babae na nakaputi. Puro dugo pero nakaturo ito kung nasaan ang puno. Kahit takot, inaninag ko ang tinuturo nito pero puno lamang talaga ng sampalok ang nakikita ko noon.
Napansin kong magbubukas ng pintuan ng kwarto si Mang Jeffrey noon. Dali-dali akong umalis pabalik ng kwarto ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin pero lumipas sa mga araw. Madalas ko nang makita yung babaeng ito na umiiyak at sobrang sama ng tingin kay Manong Jeffrey. Dahil sa umiral na naman ang kuryosidad ko, nang sumapit ang day off ko ay lumabas ako para maghanap ng albularyo. At nakakita naman ako noon. Pero sa bandang Intramuros na. Pinaliwanag ko ang mga nararamdaman ko at nakikita. Sinabihan naman ako ng matandang albularyo na humihingi ito ng tulong sa akin. Wala itong balak na saktan ako o ano paman. Dahil sa mga narinig ko sa albularyo ay napanatag ako pero takot pa rin ako. Gawa ng nakakatakot talaga yung itsura nun. Kinagabihan ay kinausap ko si Bikay at sinabi ang mga nalaman ko sa albularyo. Sinabi ko na hihingi na lamang pala ng tulong yung multo na nakikita namin pero tinawanan lamang ako nito. Dahil paano ko daw matutulungan yung multo na yon? Napakamot na lamang ako, Sir Seth. Napaisip na paano nga ba eh natatakot nga rin ako. Pero wala talagang lihim na hindi nabubunyag nun. Kahit na ilang taon mo pa itong itago. Isang gabi, nanaginip ako na nasa loob ako ng bahay ng kano. At nakita ko dito ang isang babaeng napakaganda, naglilinis ng mga kagamitan. Walang ano-ano. Hinila ito ng isang lalaki at kilala ko ito. Walang iba, kundi si Manong Jeffrey. Dinala ito sa isang kwarto at kinulong. Rinig ko ang sigaw ng babae na nagmamakaawa nun. Gusto kong gumalaw pero hindi ako makakilos. Bigla ay narinig ko si Manong Jeffrey na nagsalita ng "Tisin mo, parehas tayong magkakapera." Maya-maya ay lumabas na ang isang lalaki sa isang kwarto at inabutan ng sobre si Manong Jeffrey. Nagkakalaman ito ng pera at narinig itong sabi ng "It's your turn, sir. Later I'm next." At ang lalaking ito ay walang iba kundi ang amo naming Amerikano. Pumasok ito sa kwarto kung saan ito kinulong. At nang makalipas ang ilang minuto, lumabas ito. Pumasok na si Manong Jeffrey at biglang nag-iba ang lugar. Nakita ko si Manong Jeffrey na naghuhukay malapit sa kwarto niya, malapit sa puno ng sampalok. Hinagis ang isang sako sa ginawa nitong hukay. At nang matabunan ay nilapitan ito ng amo naming lalaki at inabutan ulit ito ng sobre. Dito ay muli kong narinig ang nagmamakaawang boses ng babae. "Tulungan mo ako. Parang awa mo na." Nagising ako. Naramdaman kong tumutulo ang luha ko noon. Sinabi ko ito kay Bikay pero hindi pa ito naniniwala nung una. Pero nang sinabi ko ang itsura nito, nagulat siya. Sinabi ko kung saan ito dinala at inilibing nun. At ang ginawa ni Bikay ay pinlano niya ang lahat. Hinintay niya ang pagdating ng amo naming Amerikano. Sinabihan ni Bikay ang kamag-anak niyang pulis at mga kaibigan. Kahit na mukha kaming siraulo sa pinagsasabi namin, kahit papano ay niniwala pa rin ang mga kamag-anak nito. Nang dumating ulit ang amo namin, dito ay kaagad niyang pinapunta ang kamag-anak niyang pulis. Nang dumating ito ay laking gulat ni Manong Jeffrey at ng amo namin noon. Sa likod bahay, dali-dali akong naghukay kung saan ko nakita sa panaginip ko na minsang tinuro sa akin ang babae yan. Makalipas lamang ang kulang-kulang isang oras o kalahating oras na paghuhukay noon, natagpuan ko na ang sako. Dali-dali namin itong binuksan. Napaiyak ng malakas si Bikay
dahil ang damit na kasama sa sako ay pag-aari mismo ni Rosa. Nahuli ang mga taong gumahasa at pumatay kay Rosa. Laking pasasalamat naman ibigay sa akin at mga kamag-anak nito. Kahit hindi ka panipaniwala ang kwento ko kahit papano, naniwala sila. Nagpasalamat ako kay Rosa dahil siya mismo ang gumawa ng paraan para mahuli ang may sala nun. Sa ngayon, Sir Seth, sa isa-isang mall na ako nagtatrabaho. Dito pa rin sa Makati at naging magkaibigan kami ni Bikay at naging ninong pa ako sa anak nito. Kahit nakatatakutan ang karanasan ko ay may natutunan pa rin ako. Dahil hindi pala nakakatakot ang aswang umulto. Mas nakakatakot ang kapwa nating tao na may balak sa ating hindi ka nais-nais.